In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it not completely comprehensible? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and purity, becoming impure was by eating certain animals. Magandang hapon muli. Narito tayo sa Defenders of Faith official, sa Defenders of Faith Philippines. Napids, sa hapong ito, isang debate po ang magaganap sa pagitan ng GW at Seventh-day Adventist sa katauhan po ni Brother Fernando Camacho at ni Brother Limar, Godfather Limar. So, ang topic po na paksa na kanilang pag-uusapan ay ito po ang topic, Blood transfusion, it's a biblical or unbiblical, Ang first speaker po dito si Godfather Limar, At ang second speaker naman po ay si Brother Fernando Camacho ng SDE. So, mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa sa debating ito, atin muna pong babasahin itong rules na gagamitin dito sa talakayang ito, So, para lubos po nating maunawaan ng ating mga debatista, So, ito po yung rules na gagamitin sa debating ito, Lahat ng tanong ay dapat sagutin sa loob ng 20 segundo at kung walang categorical question, at kung categorical ang question, kinakailangan mo nang sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Ito po yung rules number 2 naman. Kung walang sagot sa categorical, next question ka agad. At sa presentation mo na lamang ito linawin. So, okay, Rules number 2. Rules number 3, huwag mag-interrupt sa nagtatanong o sa sumasagot habang ito ay nagsasalita pa ng ayon sa oras na nakalaan sa kanya. So, rules number 4, sa unang cross-examination ng magtatanong ay dapat nakabase lamang sa kung ano ang unang itinindig ng affirmative or negative side. Sa rules number 5 po, sa ikalawang cross-examination ng magtatanong, dito pa lamang maaaring makapagtanong ng kahit na ano batay sa paksa or topic. So, rules number 6, out of the topic are not accepted. Rules number 7, no side comment. Rules number 8, no untrue attitude. At ang rules number 9, ang bawat paglabag sa ating rules ay katumbas ng isang warning. Ang rules number 10, kung ang nagtatanong ay aabot sa tatlong warning at ang oras ng pagtatanong nito ay mababawasan ng isang minuto. At kung ang sumasagot naman ang aabot sa tatlong warning ay madaragdagan ng isang minuto ang oras ng madaragdagan ng isang minuto ang oras ng nagtatanong. So debater, both debater, ay malinaw po ba sa inyo ang rules na gagamitin natin? Kayo po ba'y sumasangayon, Mr. First Speaker? Yes, agree, Mr. Moderator. Okay, second speaker, agree ka ba sa ating rules na gagamitin? Magpapasa. Yes, sir. Okay, yes, maraming sir. Salamat sa inyo. At bago tayo mag-umpisa, shout out muna natin yung ating mga taga-subaybay dyan, yung mga nanonood sa ating live. Magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa panonood, Enjoy po kayo dyan. At ang gawin po ninyo habang nanonood kayo ay mag-type kayo ng hashtag Defenders of Faith official at follow nyo po yung aming page sa mga hindi pa nakapag-follow. At paki-subscribe na rin po ang aming YouTube channel, na Defenders of Faith official. At para po mamaya, pagka nagkaroon po tayo ng parapol, ay sigurado pong matatanggap ninyo ang ating premyo, At hindi lamang yan, mga kaibigan, kung tayo po ay abot ng 4,000 subscriber, ang ipamimigay na po namin dito ay brand new na Android na cellphone, So, yan lang po muna, tayo ay magpapatuloy sa ating talakayan. So, pakisit lang yung oras, okay, mayroon na pala. So, kung nakahanda na po ang ating first speaker, ay ibibigay natin ang pagkakataon. Pag nagsalita po kayo, Brother Godfather, ay mag-i-start ang time. Go ahead. Okay, thank you, Mr. Moderator.
Ang paksa po natin ngayon ay blood transfusion, biblical or unbiblical. So sa pag-uusap po na ito, mga kaibigan namin, ano, nandiyan na nakikinig. Gagamit tayo. Wait lang po. Okay, sige. Go ahead, bro. Go ahead. Okay, so sa pag-uusap na ito, mga kaibigan namin, ano, higit tayong gagamit ng tinatawag na kaunawaan. Bakit po? Sapagkat yung salitang blood transfusion, hindi natin mababasa sa Biblia. Pero hindi mahirap maunawaan na yung blood transfusion ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Hindi po mahirap yan. Sa kapakanan po ng mga nakikinig namin, ang ibig po sabihin ng blood transfusion, ito po yung pagpapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng ugat. No, hindi ipinapasok ng mga Kristiyano sa bibig, hindi pinapasok sa mga Kristiyano sa bandang puwitan, pero sila'y pumapayag na ipasok ang dugo sa ugat. Ngayon. So ngayon, para sa pagsisimula, ano, kagaya ng sinabi ko, ang paalala ng Biblia kapag tayo ay nag-aaral nito, ganito, Kawikaan 4:7. Sabi po, karunungan ang pinakamahalagang bagay. Kaya kumuha ka ng karunungan. At sa lahat ng dapat mong kunin, tiyakin mong makuha ang unawa. Ayun, kaya 'yun ang gagawin natin. Uunawain natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia. At para magawa ito, ako, pakiusap ko kay Sir Fernan, no? Kalimutan niya muna yung mga ipinag-aralan niya diyan, yung mga ipinaghanda niya. Mag-focus siya sa pakikinig. Bakit? Because you cannot fill a cup that is already full. So, gayon din po ang gagawin ng mga tagapakinig namin. Ano man ang relihiyon ninyo, no, you just empty your cup because we cannot fill the cup if it is full. Kasi ganyan din po ang ginawa ko sa turo na ito na natutunan ko sa mga saksi ni Jehovah base sa Biblia. No, inalis mo, tapos pinag-aralan mo, and then natiyak natin na talagang ang pagsasali ng dugo hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Paano natin natiyak yan? Ito po, pag-aralan natin ang isang pinagbasihan yan. Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 verse 3. Dito po unang binanggit 3, 4, and 5 yan. Sabi rito, ang bawat gumagalaw na hayop na buhay ay pwede ninyong maging pagkain. Ang lahat ng iyon ay ibinibigay ko sa inyo gaya ng berdeng pananim. Sa 4. Pero huwag ninyong kakainin ng laman kasama ang buhay nito. Ang dugo nito. Bukod dyan, pananagutin ko ang magpapadanak ng dugo ninyo. Ayan, pansinin natin, putulin ko lang muna, no. Dyan binanggit yung salitang huwag kakainin ang dugo. Ayun. Bago pa man lumabas ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moises, nandito na ito. So maliwanag, hindi ito kasama, no, sa mga batas na ibinigay ni Moises, kasi bago pa, meron na. Kaya nung nagbigay ng batas tungkol sa dugo, meron din doon sa batas ni Moises. Mamaya, pupuntahan po natin yan. Pero itong tanong, basta lang ba binigay, nilagay dito ito, yung mga teksto, yung mga salita dito na huwag kainin ng dugo kasi yan ang buhay? Ganun lang ba natin uunawain ito? Ay, hindi po. Pansinin ninyo, mga kaibigan namin, iatras natin ang pagbasa sa chapter 9. Ito po ay yung pagkakataon na lumabas si Noe mula sa arka. Wala ng tao, lahat na matay, tinabunan ng tubig ang lahat, wala silang makakain. Tama, ayan po ang nakalagay dyan. So sabi dyan, eto po, 9:1. Pinagpala ng Diyos si Noe. At ang mga anak niya ay sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa. At patuloy na matakot sa inyo ang bawat buhay na nilalang sa lupa, bawat lumilipad na nilalang sa langit, bawat bagay na gumagalaw sa lupa, at lahat ng isda sa dagat. Pamahalaan ninyo ang mga iyon. Meron po ba kayo napansin, mga kaibigan namin, dyan sa mga salitang yan? Kahit lahat po ng scholar ng Biblia sumasang-ayon na yung mga salitang yan, yun yung salita na binigay kay Adan at Eva noon. Yan yung unang utos sa kanila. Yan ang layunin ng Diyos. Pansinin po ninyo, mga kaibigan namin, nang lumabas sila Noe, ano agad ang unang salitang lumabas sa Diyos? Diba ang idinilin yung utos sa makatwid, ito ang mas mahalaga. Hindi iniisip ng Diyos ang kagad na, oh, ito kakainin nyo kasi kailangan mabuhay kayo, no? Kasi merong layunin, merong utos ang Diyos na kailangan nilang ganapin. O ngayon, para maganap ito, kailangan manatiling buhay. Sila,
Noe at ang pamilya niya. Kaya ano sinabi ng Diyos? Eh walang halaman noon, na yun ang binigay kila Adan at Eva eh. Ang sabi, ang bawat hayop ngayon na gumagalaw ay magiging pagkain ninyo. Para ano? Para ma-sustain ang buhay nila. Ito ang tanong, kasama ba sa binigay ng Diyos para i-sustain ang buhay nila ang dugo? Ano? Ang liwanag ng exception, Sir Perna, no? Diba? Ewan ko lang kung tatanggihan mo na ang pag, yung binibigay sa kanila dito is to sustain life. Now, when it comes to sustaining life, hindi sinama na ibinigay ang dugo. Meaning, hindi dinisenyo ng Diyos na ang dugo gagamitin mo to sustain life. Alam ko kung saan nyo papapasukin eh. Ang dahilan kung bakit sang-ayon kayo eh sa pagsasali ng dugo eh. Because, allegedly, you are in danger, your life is in danger, so kailangan mong ano, no? Kailangan mo itong isalba. Alam nyo, meron dyan yung tinatawag na rabbinic principle eh. No, yung rabbinic principle, ewan ko lang po kung narinig nyo na yun. Ano yun? Yung pichuwak nefesh. Pichuwak nefesh. Ayon dun sa principle na yun, pangunahin daw ang buhay sa lahat ng bagay. Ah, that is wrong. Bakit? Ang pangunahin natin, sundin ang utos ng Diyos at alam ko hindi itatanggi ni Sir Fernan yan. Ecclesiastes 12:13. No, Ecclesiastes 12:13. Ang sabi doon, ang buong katungkulan ng tao, eto, basahin po natin. Sa New World Translation po, ganito ang sabi, Ecclesiastes 12:13. Pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito, ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya dahil ito ang obligasyon ng tao. Ayan. So maliwanag, pangunahin ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nga yung mga Kristiyano, nagkandamatay eh. Bakit? Martyr ang tawag sa kanila, witness. Yung pong salitang martyr, no? Ang ibig sabihin ng witness, ang ibig sabihin nun, nangamamatay sila dahil sa katotohanan. Bakit? Ipaglalaban nila ang katotohanan at pagsunod sa Diyos. Kaysa sila ay mabuhay, mamamatay sila sa pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. O, eh mamaya, pupuntahan po natin yan. Ang point lang natin dito, nagbigay ng Diyos ang Diyos ng utos. No, na huwag kumain na huwag isasama sa pagkain ng dugo. At alam nyo, yan palang salitang yan ng restriction ng Diyos tungkol sa dugo is a way to establish his authority. Authority over life, over authority over blood because the life is equivalent to blood. Oh. Yan ang ibig sabihin, the life is the blood. Kaya in-establish niya ang otoridad niya. Sino lang ang pwedeng gumamit sa dugo? Diyos lang. O kapag ka hindi expressly sinabi ng Diyos gamitin mo, huwag mo gagamitin. O meron bang expression sa Bible na gamitin yan pang blood transfusion? There is none. O kaya mamaya tutunguhan natin kaya hindi pwedeng gamitin kasi meron namang express prohibition ng Diyos. O eto ngayon, Ang binanggit diyan ano sa teksto, huwag ninyong kakainin ng dugo. Ayan, in-establish niya authority. Kaya nga sa Bible, pag binasa natin, lahat ng paggamit ng dugo, laging may express commandment ang Diyos. Oh. Nung ito'y gamitin nung ililigtas ang Israel, 'di ba? Sa Ehipto, siya nag-utos doon, ilagay yung dugo sa mga pintuan. Oh, kaya nga doon lang, 'yun lang ang pagkakagamit sa dugo. Ay ito naman. Nung nagkaroon ng bata sa Israel, 'di ba siya rin ang nagsabi kung paano gamitin ang dugo? Pangtubos sa altar. And bukod doon wala na. Kaya nga hindi rin nila pwede kainin. Nasa batas din 'yon. Ayun. Okay, ituloy natin dito sa Genesis 4. Ano pa ang matututunan natin dito? Ayan. Sabi diyan, pero huwag ninyong kakainin ng laman kasama ang buhay nito, ang dugo nito. Bukod diyan, sabi dito, pananagutin ko ang magpapahamak ng dugo ninyo. Kung papatayin kayo ng isang buhay na nilalang, bawat mamamatay, kung papatayin ng isang tao ang kapwa niya, dapat siyang patayin dahil pinadanak niya ang dugo ng kapatid niya. Ayan. Alam niyo po, sa ibang sali ng Biblia, yung ginamit diyan, yung terminong bloodshed, palagay ko, familiar si Sir Fernan dito pag sinabing bloodshed. Ngayon, ito, yung bloodshed sa Genesis chapter 9 verse 5. Lumilitaw, pinaliwanag ng Diyos yan na hindi lang yan yung actual na pagpatay. Ayan, nako, ito, pasok to, napakagandang punto nito, Sir Fernan. Pag sinabing bloodshed, hindi actual na pagpatay. It also includes
endangering the life of the other. Hindi ko alam kung tatanggihan ni Sir Fernand yan. Kasi sa kautosan ni Moises, meron pahiwatig, Deuteronomio 22:8. Ano sabi doon? If you build a new house, you must also make a parapet for your roof so that you may not bring blood guilt on your house because of someone falling from it. Alam nyo kung anong ibig sabihin yan? Ito po. Ayon sa isang exposition of the entire Bible ni Gills, ganito po ang sabi. That thou bring not blood upon thy house. Ano ibig sabihin nun? Negligence of such provision of the law directs to the guilt of manslaughter or of shedding innocent blood in thy house as the Targums of Jonathan and Jerusalem. Hence, the Talmudists extend these other things, and by this law, also, they suppose men are bound to guard against all dangers in any other way. Ayan, Sir Fernand, patay kayo rito. Pag in-endanger mo ang buhay ng kapatid mo, dapat kayong managot sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ang pagsasalin ba ng dugo ay nagdadala ng danger? Kasi yan ang sinasabi ng mga doktor, ililigtas ka namin pagka ikaw ay nagsasalin. Pagka hindi ka nagpasalin, mamamatay ka. Mamaya, pag-uusapan natin, that is wrong. Hindi po totoo yan. Na ikaw ay mamamatay kung hindi ka sasalinan ng dugo. Wala pong ganun. Mamaya po, ipapaliwanag natin yan. Dito, ang pinapaliwanag ko lang po, pag sinabing bloodshed, kasama dito ang endangering other person's life. Ngayon, tingnan natin. Bakit ngayon, pagdating ng panahong Kristiyano, hindi na ginamit yung sinasabing bawal kumain ng dugo? Bakit hindi na yan ang ginamit? Anong ginamit? Ito. Tingnan natin. Gawa 15:29. Anong sabi rito? Patuloy. Ito, sa 28. Umpisa natin para mas maganda. Tinulungan kami ng banal na espiritu na magpasya na huwag magdagdag ng higit na pasanin sa inyo maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. This is kinakailangan, required. No? Hindi ito, meron ako isang napanood, sabi, hindi pala masyado, sabi dito, huwag magdagdag ng higit na pasanin. Parang magaang. No, that is wrong. Hindi dito ipinahihiwatig na magaang lang ito. New World Translation po. Hindi ito magaang. Bakit hindi magaang? Sabi nga dito kinakailangan. Sabi diyan, patuloy na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo. Sensitive 'yan. Sa dugo, sa mga binigti at sexual na immoralidad. Magkaka-level 'yan . Sabi dito, kung patuloy ninyong iiwasan ng mga ito, mapapabuti kayo hanggang sa muli. Now, eto tanong. Sabi diyan, umiwas. Bakit kaya iniutos ng Diyos na umiwas? No, hindi lang basta huwag kumain. Kasi pagka sinabi mo huwag kumain, pwede uminom. 'Di ba? Pwede isaksak sa ugat. Pwede ipahid sa sarili kung nanganganib ka, yan ang magiging ano. 'Di ba? Pwede, pero hindi yan nagalagay umiwas. Bakit? Because sabi nga ng Bible, Isaiah 55:8-9, ang kaisipan ng Diyos na Jehovah ay mas mataas kaysa kaisipan natin. Alam ng Diyos na gagamitin ang utos na ito sa makabagong panahon. And at that time, wala pa yung terminong blood transfusion, but it will be applied sa makabagong mga panahon na paraan ng paggamit ng mga bagay-bagay. At kasama rito, isinama ng medicine ang blood. Pero ito ang tanong, safe ba gamitin ang dugo, blood transfusion? Ito po, ang sabi ng Boston Globe Magazine. Ang sabi niya, that blood specialist Dr. Charles Huggins admits that blood must be considered unavoidable, non-safe. He describes blood as the most dangerous substance we use in medicine. Sir Fernand, mas maniniwala ako dito kaysa sa'yo, kasi doktor to. Ito pa isa, sabi ng CBS News, if blood was a new drug, it wouldn't receive a product license. Tom Leonard, Royal Victoria Infirmary.
Oh, ngayon nga sa COVID, 'di ba? Ang daming pinag-uusapan, ivermectin. Bakit ayaw? Oh, baka hindi baka unsafe o ano. Ang dami pang mga ano, mga gamot. Pero hindi nila binibigyan ng permit. Bakit? Eh baka dangerous eh. Samantalang ang totoo, yung iba doon nakakatulong. But this time, direkta sinasabi yan ng mga espesyalista po. Time na po, time. So dito na po nagtatapos ang unang tindig ng ating first speaker sa hapong ito. Sa paksa po na kanilang pinag-uusapan na blood transfusion, ano? So mga kaibigan, since napag-usapan dito na wala mo ng cross-examination, may dadako tayo sa presentation din ng second speaker, ano? Yun yung kanilang napagkasunduan. So, Brother Fernando, for your 15 minutes presentation. Okay, sir. Okay, your time okay, is sir. Now. Okay, isang magandang pagabita po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ano ho, pinasasalamatan unang-una natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat pinahintulutan tayo na magkaroon ng ganitong pangmagkaibigang usapin, ano ho, dito po sa platform na ito. At gayon din, pinasalamatan ko rin ang kabuuhan ng kawanian ng atin pong Defenders of Faith official. Ano ho, yan. At siyempre, ang ating moderator, ayan, pinasalamatan natin. At ang atin pong pinagpipitagang kausap ngayon, na dati naririnig lang natin ang boses, eh ngayon ay nakikita natin at maganda lalaki pala. Akala ko, nakakalamang na ako. Lipstick lang ang wala sa kanya, no? Okay, so mga kaibigan, mga kapatid. So sa pagkakataon po ito, ang amin pong pinag-uusapan ay blood transfusion o yung pagsasalin ng dugo. Kung ito ba ay biblical or unbiblical. Ano ho? Kapag sinabi po mga kapatid na biblical, sasabi rito, biblical is the method in which the practice or tradition is not against to the scripture. Yan. So meaning, ang pag-uusap na ito, kung ito ba ay against, no, sa scripture, hindi pinag-uusapan po rito na dapat ay word for word na nababasa. Ano ho? Yan. Kasi pagka word for word, hindi na biblical ang tawag doon, kundi biblicism na or biblical fundamentalism na yon, ano? So dito ang pinag-uusapan lang namin, yung blood transfusion ba ay biblical or unbiblical. Okay? So bakit po kaming mga Seventh-day Adventist ay naniniwala na ang pagsasalin ng dugo ay karapat-dapat sa isang taong dapat salinan. Ano? Tandaan po natin mga kaibigan, ang stand po ng Seventh-day Adventist, no? Ayon dito sa amin pong lathala ng sinulat ni Dr. Peter Dandles, no? Ng Health Ministries. No? Director ng Adventist World Church, sabi po rito, no, noong July 11, 2014, Seventh-day Adventists support the use of blood transfusion when necessary. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon iniindurso ng Seventh-day Adventist na dapat magpasalin ng dugo. Maliban na lamang kung ito ay kinakailangan at kailangan-kailangan talaga sa pagsasalba ng buhay ng isang tao. Ano? Yan, kaya maliwanag po ang stand ng Seventh-day Adventist, ano? Seventh-day Adventist support the use of blood transfusion when necessary. Okay? Kapag kailangan-kailangan na. Oh, bakit? Sapagkat sa aming ding panig, mga kaibigan, nalalaman namin na ang pagsasali ng dugo ay mayroong mga dilema na isinasaalang-alang. Kaya nga hindi ito iniendorso na kung maaaring hindi na salinan ng dugo, eh wag na lamang salinan. Sapagkat ang ating katawan naman ay mayroong mekanism na pwede siyang mag-produce sa sarili niya ng dugo. Ano ho? Pero kung kailangan-kailangan, oh, ay dapat nang ilapat ang pagsasalin po ng dugo. At ipinapasya na kung maaari, no, ay sa kamag-anakan kukunin. Ano ho? Na siyang mapapagkatiwalaan na mayroong
na-fitted ano yung dugo na ito. Okay? So, palagay ko po ay payapa kong iiwan itong principle ng Seventh-day Adventist, no? Hindi kami katulad ng iba na para lamang kumita ng pera or what. Kahit hindi dapat salinan, sasalinan ng dugo, no? Iba po ang prinsipyo ng Seventh-day Adventist. Kung kailangan, kailangan lamang po. Ano ho? Yan. At siyempre, oh, isa rito mga kaibigan, oh, kasi meron po nga sa mga pag-aaral, meron dalawang senaryo, ano ho, ang yung common senaryo, ito po yung tinatawag na elective surgery, you know? Elective surgery situation, oh. Then yung isa ay less common scenario, yung tinatawag natin yung emergency situation. Na dito sa emergency sa situation ay maaaring pumasok dito yung pong pagsasalin po ng dugo kung kailangang kailangan. Ano? Kaya naniniwala din kami mga kapatid na bago ka magdeklara ng pagsasalin ng dugo, pakaisipin mo muna ito ng 100 beses bago mo i-apply. Ano ho? Yan, hindi ura-urada. Dapat pinag-aaralang mabuti kung dapat ba talaga siyang salina ng dugo. Ayan, ngayon. Oh, hindi ngayon ako after dun sa mga mababang kaso ng, na hindi kinakailangan ng pagsasalin. Dito ngayon ako sa mga kinakailangan. Ano? Halimbawa, yung mga tinatawag na acute massive hemorrhage, no, na kumakaharap na sa kamatayan, no? Ayan, na kailangan salinan ng dugo, dito po ito ini-a-apply. Ano? Ano pa? Yung mga na-aksidente. Ayan, oh? Mga na-aksidente. Kagaya nung nakaraan, meron akong ipinost sa aking Facebook wall na isa sa aking kamag-anak ay tumalon, ano, bunga ng depression. Oh, tumalon, ano? Then nagkaroon ng internal bleeding, oh, sa loob ng kanyang katawan. At every 10 minutes ata yun, tinuturukan siya. Oh, at dito nagkaroon na namumutla na siya, nagkulang na yung kanyang supply. So kailangan siyang salinan ng dugo. Ano ho? Yan. At dito ay nagkaroon ng agarang pagsasalin ng dugo sapagkat marami ang nawala sa kanya at buhay ang magiging kapalit kung hindi sasalinan ng dugo. Yan. Dito po ini-a-apply ito mga kaibigan, mga kapatid, doon sa napapaharap na sa kamatayan. Ano ho? Yan. Ang ibig ko sabihin, oh, hindi ini-endoso ang pagsasali ng dugo kung hindi kailangan. Pero kung kailangan, no, ay dapat ng pagsasalin ng dugo. Okay? Meron din kaming buhay na karanasan. Ano ho? Dito naman nangyari sa aming iglesia. Ang sakit ng bata ay leukemia. Ano ho? Oh. At naisalba, no, ang kanyang buhay dahil sa pagsasalin ng dugo. Pero ang ginamit, yung sa kanyang magulang din. Ano? Yan. So, may mga pagkakataon na kinakailangan talaga. Okay? Yung mga kidney disease na mga malalana. Ano? Yan. Na nagdudulot na ng kakulangan na ng supply, hindi na healthy yung kanyang red blood cells. Ano? Ayan. So, kailangan na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ano? At siya nga ho pala, mga kaibigan, pagdating dito sa pagsasalin ng dugo, hindi po laging red blood cell ang pinag-uusapan po dito. Minsan, yung platelet transfusion, ano? Minsan naman, yung plasma transfusion, ano ho? So, pag pinag-uusapan ang pagsasalin ng dugo, hindi laging nakatuon sa red blood cells. No, depende po sa pangangailangan ng pasyente. Ano ho? Yan. So, sa pagkakataon po ito, ang aking ibinabangon, katulad na sinabi ko kanina, hindi doon sa mga minor na hindi na dapat kailangan. Pero ang drive ko dito sa mga malalalana na napapaharap na sa kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ho? Ako, mga kaibigan, personally,
kapag ka ang aking mahal sa buhay, nanay, tatay, asawa o sino man sa aking relative, no? Kapag ka kinakailangan at inindurso ng doktor, no? Na kailangan salinan ng dugo, ilalaban ko mga kapatid ko ang buhay ng aking pong pamilya. No? Bakit? Sapagkat gusto ko pa silang makasama ng matagal, no? Na ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. No? No? Kung halimbawa man, no? Malayo nawa, ano? Pero halimbawa, isa sa aking pamilya ang magkaganito, ilalaban ko talaga mga kapatid, hindi bali nang gumastos ako, basta't sila ay ilabang ko at maipakita ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal mga kapatid ko. Hindi ko sila iiwan, hindi ko sila pababayaan na hindi sila masalinan ng dugo kung ito lamang ang kinakailangan para makapagligtas sa kanilang buhay. Ano? Yan. So dito mga kapatid ko, no? Sa pagkakataong ito mga kapatid ko, dito ko hugutin ng isang talata ng Biblia, no? Na ang sabi sa atin, alin ba ang mahalaga? Magligtas ng buhay o pumuksa? Gusto ko kunin yung magligtas ng buhay, mga kapatid. Kung sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo, maisasalba mo ang buhay ng iyong kapwa, ng iyong kamag-anak, ng iyong kaibigan. Oh, hindi ito masama, mga kapatid, mga kaibigan. Oh, dahil ito ay biblical principle. Oh, ang pagliligtas o pagsasalba ng buhay ay pwede nating gawin kahit pa ito'y sa pagsasalin ng dugo. Oh? Ang dinadrive ko mga kapatid ko, hindi yung paraan ng pagsubo sa bibig ng dugo, kundi yung pagdaan sa ating mga ugat. Ano? Yan. Kaya sa pagkakataon po ito mga kaibigan, palagay ko nasasakyan nyo ang ibig kong sabihin. No? Yung pong mga binitawan ng ating pong kaibigan, hindi ko po ito i-rebut ngayon. Ano? Sa pagkatampag kaunawa ko, mamaya ko pa sila gagalawin, ano? Kundi magpipresent lamang po ako, alinsunod, ano? Sa aking paniniwala, kung bakit dapat magpasalin ng dugo kung kinakailangan ang isang taong mabibingit na, ano? Sa kamatayan. Ano? Yan. Kasi, kapag ka hindi natin ipinagkaloob yan, no? Kapag ka hindi natin ibinigay yung pagkakataon na yan na madugtungan pa ang kanyang buhay. Sabihin na natin yung term na yon na madugtungan pa para lamang, in layman's term lamang, ano ho? Yan. Na kung hindi natin maibibigay, ay mapuputol ang kanyang buhay. Ano ho? Ay masakit sa atin yun, mga kapatid ko. Parang naghihintay na lamang tayo ng kanyang kamatayan. Hindi ko matitiis na maging ganyan ang aking kaibigan, ang aking kamag-anakan, hindi po. Ang tawag dyan mga kapatid ko, magiging accessories of the crime ka. Alam mo yan ang makakapagsalba sa'yo, sa kanya. Hindi mo ginawa. Oh? Matuwid bang magligtas ng buhay? Yes mga kapatid ko, pag hindi mo ipinagkaloob yan, questionable yan. Accessories of the crime ang tawag dyan mga kaibigan. Kaya sabi dito sa Kawikaan 28, talatang 17, ang tao na nagpapasan ng dugo ng sino mang tao, tatakas sa lungaw. Huwag siyang pigilan ng sinuman ayon sa ang Biblia. Babasahin ko ang magandang balita Biblia. Ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan at di dapat natulungan. Dito sa sangbayan ng Pilipino, tatakas hanggang libingan ang mamamatay tao, hayaang siya'y tumakbo. Oo nga't hindi ikaw ang aktwal na pumatay. Pero alam mo na sa pamamagitan lamang ng pagsasalin ng dugo at sinabi na ng mga ekspertong doktor, diyan mo lamang maisisilba ang kanyang buhay. Hindi mo ginawa, ipinagkait mo. Para mo na rin siyang pinatay, kaibigan. Ano? Kaya dito papasok yung pong mga talatahong ito. Ano? Yan. Kaya mabigat po. No? Mabigat po na titignan na lamang natin ang ating kapwa at naghihintay na lamang tayo ng kanyang katapusan. Oh? Yan. Kaya mahirap ito mga kaibigan. At gusto kong kunin yung prinsipyo ng Levitico 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Yung prinsipyo lang na yun. Huh? Hindi ako magte-technical doon sa nilalaman ng talata, kundi yung essence, no? Kung paano ang dugo, no, ginamit ng ating Panginoon sa pagsasalba ng buhay,
Ito'y pwede rin may apply sa panahon natin ngayon kapag kinakailangan na ito ay ipasok sa ating ugat. Ano? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kung kinakailangan na natin itong isa katuparan, huwag nating ipagkait ang kanyang kagustuhan pang mabuhay at makasama pa ang kanyang mga mahal sa buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating ipagkait yung kagustuhan niyang mayakap pa ng matagal ang kanyang mga anak, oh? Ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang kapatid. Ano? Huwag nating ipagkait. Masarap mabuhay sa dagdag na ito. Kahit punong-puno dito ng kabalakitan, kahit punong-puno ng paghihinagpis, oh? Masarap pa rin ang mabuhay. Huwag natin niyang ipagkait. Kung ang magiging dahilan ng kanyang pagdugtong ng buhay ay pagsasalin ng dugo. Maraming salamat po. So ayon, dito na po nagtatapos ang unang presentation ng ating second speaker sa hapong ito. Sa paksa na kanilang pinag-uusapan ng blood transfusion. So, kaibigan, wala pa po tayong tanungan sa ngayon. Tuloy-tuloy tayo sa rebuttal. Pero bago yan, bago natin ibigay ang pagkakataon sa ating first speaker, ibabati muna tayo sa ating mga manonood. Shout out kay Maricel Mungkada. Sabi niya, sa realidad po, tumataas ang bilis ng comment. Sana ba yun? Wala. Okay, shout out sa iyo, Sis Maricel. Shout out kay Renato Rimentilla. Okay, sabi niya, walang pinagkaiba sa hindi pagsasali ng dugo ang pagpakamatay o pagpapatiwakan. Bakit alam mo na kapag nasalinan ka ng dugo ay maiisalba mo ang buhay mo? Pero hindi niyo ginagawa, katumbas niya ay pagpapakamatay na. Ayun, sabi ni Terry Mentilla. Ang haba ng comment. So, sabi ni si Brother Rabinos, shout out sa iyo, no? Eh, Brother G is Abinido, sila yung mga nandito sa comment section, ano? Si Lunilo, si Tira, parihutan in Strabinos Pidin, sabi niya. Si James D. Santiago, nandito po, for legal purpose. Legal purposes daw. So, ayun. Sabi ni Thierry Ford, tumira ka na naman, halatang wala kang condition sa Bible eh. Personal agad ang atake mo, ganyan ang mga walang alam. Hinahinay kayo mga kapatid sa pagko-comment, ano? Shout out kay Estevita, Maricel Mungkada, Rani Murino. Sila yung mga nandito, no? Martis Gusi, shout out sa inyo. Jim Afido, shout out. Mga kapatid, ano po? Sa mga nanonood dito sa ating live, mangyari lamang na mag-comment po kayo, no, ng hashtag Defenders of Faith Official, no, capital letter O, letter E, letter O, letter D, letter O. So mga kaibigan, at para po kayo ay okay. So nga po pala, no, yung next debate natin, ang topic po ay which is the true church. Ang maglalaban po sa pagkakataong ito mamaya pong alas 8 ay si Brother Edwin, a nationalist ng MCGI, at ang negative si Brother Kasuto ng INC. Magandang laban po ito. Abangan nyo po mamaya-maya. Yan po ang ating susunod na debate. Ano? So, at magpapatuloy tayo mga kaibigan, ano, sa talakayan. Atin na pong ibibigay ang pagkakataon sa ating first speaker mula sa panig ng GW Brother Godfather Limar. 15 minutes bro para sa iyong ikalawang pagpapahayag. Okay, time is start now. Okay, so napakagandang pakinggan lahat ng sinabi ni ano, Sir Fernand tungkol sa pag-ibig sa pamilya. Para bang kami ay hindi umiibig sa mga pamilya namin. No, para bang kami pinababayaan na lang namin ang aming mga pamilya dahil sa aming unbiblical anya na paniniwala. Oh, pero yan po yung pinapahiwatig nila. Pero ito po personal kong tanong sa iyo, Sir Fernand. At lahat sa mga chat diyan. Alin ang mas pipiliin mo
na paraan para magligtas ng mahal mo sa buhay. Yung may panganib o yung walang panganib. Yan ang problema. Yan ang problema. Sinisinasabi ninyo na ang pagsasali ng dugo ang makapagliligtas para bagang walang option. Oh. Eh itong ang option ina-admit ni Sir Fernan. Very dangerous nga, hindi nga sila basta-basta eh. So admitted sila sa mga dangers niyan. At kahit po magkapamilya pa, mga kaibigan namin, kahit magkapamilya, there is no exact blood na magka-compatible, wala po. Pwede kayong maging blood A, blood A, pero hindi walang nasa medical po 'yan. Na walang dugo na parehong-pareho. At pag ipinasok mo ang dugo sa ibang tao, it will be considered as foreign. So, ire-reject ng katawan yan. So, kailangan ng mga doktor gumamit ng tinatawag na antihistamine or anti-allergy para bulagin, no, sa madaling pananalita, sa layman's term, bubulagin muna yung sistema mo para hindi mag-react. No, kaya nahihirapan yung dugo ng tao. Nahihirapan sila makarecover kasi they are battling this foreign body hanggang sa maka-adapt ito. Aya, yan po ang dilema niyan, kahit po magkamag-anak. Pero ulitin ko lang yung tanong. Alin ang mas pipiliin niyo, mga kaibigan? Yung option na walang danger o yung may option na may danger? Siguro itatanong niyo, Godfather, bakit may option pa ba? Aside from blood transfusion? Yes, there is. Mag-aaral lang po tayo. At kahit ang mga doktor alam niyo, yung iba sa kanila, itinatago yan. Hindi namin alam. Ayaw namin bigyan sila ng maling paratang. At yung iba dyan, they are not open. But ang totoo, meron tayong tinatawag na bloodless medicine. Yung sinasabi ni Sir Fernan kanina na aksidente ka, bumuhos ang maraming dugo. So kailangan mo ng supply ng dugo. No! Hindi po ganun yun. Ang dami pong paraan. Pwede pong gumamit ng mga volume expanders, mga blood alternatives, no, na ipapasok sa'yo, no, imamanage sa'yo ng mga doktor. So you don't need blood transfusion. O kaya ito po, ano ang sabi ng mga doktor? Ayan, ito ang sabi. Ang sabi ni Professor Bruce Spice, sabi niya, he writes that many such transfusions may do more harm than good in virtual every instance except trauma, increasing the risk of pneumonia, infections, heart attacks, and strokes. Transfusion is a poorly defined practice. Napansin mo yon, Sir Fernan? That is purely, poorly defined practice. One that makes it difficult to apply universally accepted guidelines. Remember that a transfusion is a transplant and therefore not a trivial decision. He suggests that the doctors ponder the question, if this was myself or my child, would I agree to the transfusion? Kahit nga po mga doktor eh, niiwasan yan eh. Because they know the danger. Ngayon, ikaw naman gusto mo i-option. Sa simpleng salita ng doktor na ito lang ang makapagsasalba sa'yo, naniwala ka naman kaagad. Oh. Ngayon, para ma-inform yung ating mga tagapakinig, kayo po na mga tagapakinig dyan, Sir Fernan, kahit ikaw. Ito po, ang sabi ng mga medical authorities, no? Advantages of bloodless medicine. Meron tayong tinatawag na bloodless medicine or bloodless surgery. Sabi po dito, patients who choose bloodless medicine often experience positive outcomes like faster healing times, faster recovery times, faster reaction from blood stored for a longer period of time, less chance of infection, no risk from receiving the wrong blood in error. O, compare natin sa complications of blood transfusion. Febrile non-hemolytic reaction. Di ko na maintindihan ito. Chill rigor reaction, acute hemolytic reaction due to ABO incompatibility, graft versus host disease, transfusion associated circulatory overload, transfusion related acute lung injury, allergic reaction, altered oxygen affinity, delayed hemolytic transfusion, reaction, infection, post-transfusion purpura. Nakita nyo? Eto ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan namin. Kung talagang mahal nyo ang inyong mga asawa, mahal nyo ang inyong mga anak, mahal nyo ang sarili nyo, are you going to opt o pipiliin mo ba ang isang procedure na maglalagay
sa danger sa inyong mga asawa at mga anak. Ayan ang punto ni Sir ano eh, ni Sir Bernan kanina eh. Oh, kaya nga kami, we choose bloodless medicine because this is safe. Oh, eto po, tatanungin ko kayo kung sino man dito sa inyo may background sa ospital. Pag magba-blood transfusion, ano ang pipirmahan nung pasyente o nung kanyang mga kapamilya? O kaya, mahal na mahal ni Sir Fernan ang kanyang asawa at anak. O, pero example lang po, hindi ko naman po gusto na mangyari yan kay Sir Fernan at sa pamilya. Halimbawa lang na gano'n, ano? Eh, gusto sa kagustuhan ni Sir Fernan maisalba dahil naniwala siya kaagad eh. Paniwala kaagad. Wala man lang pag-aaral. Wala man lang pagtatanong kung merong alternative. O, eh, sinalinan. Sinalinan niya ng dugo. O, eh, iyon yung ano, iyon yung mas dangerous. Eh, meron palang mas option na mas safe. Diba, anong gagawin ng doktor? Magpapapirma, diba? Anong pipirmahan, Sir Fernan? If you are aware of it. You will sign a waiver. What is waiver? Para wala silang pananagutan sa asawa mo. Ang may pananagutan dyan, ikaw na nag-decide. Oh, ayaw nilang tanggapin yung pananagutan kasi they know that is dangerous. And wala, meron namang alternative. That's the point, Sir Bernard. Kaya yung sinasabi, yung ground mo for giving the blood transfusion according to you, no? So, accident at yung mga kailangan-kailangan, there is no such thing in medicine na kailangan-kailangan. Kasi lahat merong alternatives yan. Hindi lang ini-explore ng mga pasyente at mga pamilya. Pero sa ngayon, magtanong kayo sa Amerika, sa John Hopkins Hospital, meron silang bloodless medicine. Ako, may hawak po ako, papakita ko sa inyo ito. Oh. Royal Society of Surgery, Surgeon, sa London. Oh, ayan po. Meron silang bloodless procedure, bloodless surgery, kahit anong klase po. Heart surgery, open heart, lahat ng makikita natin, yung lahat ng naiisip nyo, pinaka mga sensitibong kaso. Wala na pong sensitibong kaso ngayon when it comes to bloodless surgery or bloodless medicine. Ang tanong lang dyan, lahat po kayo na nandito at nakikinig dyan, are you aware of these blood alternatives? Are you aware? Did your doctor inform you about that? No. Eh, hindi naman kasi kayo nagtatanong. Ganyan po yung ibang mga doktor. At yung ibang mga doktor, matitigas ang ulo. Ayaw nila. Eh, hindi ko alam kung bakit ayaw nila. But it is safe. Kasi bakit? Pagka po blood alternatives or bloodless medicine, lahat po nang ipapasok sa inyo, wala waiver. Wala po waiver yan. Ang ipapa-waiver sa inyo, yung ayaw nyong magpasalin. O, balikan natin yung punto sa biblical. Yun lang ang nakita kong biblical point ni Sir Fernan eh. Kung mahal mo, di ba ibibigay mo, isasalba mo ang buhay. Hindi ka bibitiw, Sir Fernan. Hindi ka pala bibitiw. Bakit hindi ka humanap ng ibang option? Oh, ngayon namatay, halimbawa, buti kong nabuhay yung kamag-anak o pamilya mo. Eh kung namatay, sino dapat sisihin? Kasama ka. Because kagaya ng biblical basis natin kanina, you have endangered the life of your loved ones. Dahil hindi nag-iisip ng ibang paraan na mas safe. That is my point. Kaya nga po kayo na nandyan, na nasa comment section na ibang religion. Huwag po kayong mag-bloodless sa medicine because sinabi ng Jehovah's Witness, no. Study the, ano, the procedure. Pag-aralan nyo po, ipagtanong nyo, ano talaga ang mas safe? At paano gagawin? Sabi nga ni Sir Fernan kanina, ako, gagastos ako, kahit magkano, maisalba ko lang. O, yun ang sasabihin sa inyo ng doktor, o sige, wala tayong bloodless, eh. Wala tayong blood, ha? Pero mas mahal lang mga gagamitin. Yes! Mas mahal lang mga gagamitin, pero ang outcome nito sa huli, mas mabilis ang recovery mo, mas mura pa rin. Kasi bakit? Eh yung nagba-blood transfuse, ang tagal nila sa ospital. Eh kada araw mo sa ospital, bayad ka ng bayad. Oh. Eh ngayon, kung ikaw bloodless, mabilis kang makaka-recover. Oo, mahal yung ginamit sa'yo na blood alternatives. Even the procedure. Ang dami po. Oh, kasi yung iba, mga doktor, sinasabi nila, nako, eh pagka hiniwa ka, madugo ito. No, there are procedures. Meron tayong tinitawag na electrocautery. Baka hindi po kayo aware dyan. Electrocautery. Pag hiniwa po kayo, walang dugong lalabas. Konti lang. Meron tayong tinatawag na hemodilution. Meron tayong tinatawag na erythropoietin if kung kulang ka ng red blood cell, yung hemoglobin. Pag masyadong mababa, hindi ka operahan. Meron tayong erythropoietin management.
Baka po hindi nyo alam yan. Yung erythropoietin po, ang ginagawa niyan, tinitrigger niya ang bone marrow to produce more hemoglobin faster than what you expect. O, kaya napansin nyo, maraming mga saksi ni Jehovah ang naliligtas. Sila lang po ang nagsasabi niyan na pinapatay ng mga saksi, sila lang po. Pero yung mga espesyalistang doktor, ito po ang sabi, pakinggan nyo po. Ano ang sinasabi ng mga espesyalistang doktor? Ang sabi rito, to say that one has died because of refusal of blood, si Dr. Arye Shander. To say that one has died because of refusal of blood, I think is a very general misleading statement. Oh, Sir Pernan, baka magbago na isip po ngayon. Di ba? Baka pagka ikaw ngayon na ospital, wag naman sana, no? Pero kung ma-ospital at malagay sa alanganin ng buhay ng asawa mo, instead of blood transfusion, look for the blood alternatives, bloodless medicine, because it is more safe. Hindi ka pipirma ng waiver, sir. Oh, pag pinag-bloodless blood transfusion mo yan, pipirma ka waiver, walang kasalanan sila, ikaw ang may kasalanan. Because you have endangered the life of your loved ones. Yan nga iniiwasan natin, because that is our biblical basis. Oh, ano sabi niya? It is rarely, si Dr. Peter Carmel naman to, sa isang ano, medical reference, it's rarely, if ever, the case that a patient refused a blood transfusion and therefore died. Oh, ayan. Malinaw na sa inyo, mga kaibigan namin. Hindi po totoo yan na kapag ka ikaw ay nag-refuse sa blood transfusion, is as if pinapatay mo ang mahal mo sa buhay. Ang totoo, isinasalba mo sila sa wrong or dangerous practice. Pwede kasing maging wrong yan kasi sabi nga ni Sir Fernand kanina, baka hindi naman kailangan salinan, pinasalinan mo, that is a wrong practice. Oh, eh ngayon, kung yun talagang kailangan, ano sabi rito? Walang ganon. Nag-refuse ka sa blood and then you died? No! Because bloodless medicine is more safer. Oh, eto ngayon ang tanong. Oh, sige, nagpa-blood transfusion ka. Naka-ano yung ano mo, nakasurvive ang mahal mo sa buhay. Ang tanong, nilabag mo ba ang sinabi ng Biblia? Yes! Because, Sir Fernand, maliwanag ang utos. O, balikan natin. Acts 15.29. Ano sabi sa Acts 15.29? Abstain from blood. Ano po ang ibig sabihin ng salitang abstain dyan? Yan po ay salitang Gregong apikestai. Do you know what's the meaning of apikestai? Ang ibig po sabihin ng apikestai ay ito. To hold back, to keep off, to be away, be distant. Yan ang sabi, oh, Strong's Concordance. Be distant, lumayo. Distansya, amigo. Tapos sasabihin mo, hindi paglabag ang blood transfusion sa abstain? Hindi ko alam kung saan nyo kinuha yung paliwanag na yon. Abstain na, lumayo ka eh. Tapos isinasaksak mo naman sa ugat mo. Kanya nga, ang batas sa dugo, hindi na bawal kumain. Hindi na po yan, mga kaibigan namin. Ang batas, ang utos tungkol sa dugo, lumayo, umiwas. Because why? Because God knows kung gagawin mo yan, tingnan natin, ano sabi? Anong sabi dyan? If you will do, sabi dyan, from this, keeping yourselves well, you will do farewell. Sabi dyan, pag ginawa natin ito, sa kabutihan natin. Oh, wala pang blood transfusion nun, pero alam na ng Diyos, magkakaroon ng development in terms of medical. Hahanapan ako. Saan mo mababasa na alam ng Diyos? Ewan ko lang ha, kung hahanapan pa ako ni Sir Fernand nun. Basta ako, ang alam ko, alam ng Diyos ang mga huling araw at alam niya ang mga magiging development. And hindi man din, siguro magtataka kayo kung nabasa niyo blood transfusion doon eh. Wala, hindi siyempre. But the principle is there, very clear, Sir Fernand. Abstain blood. Time. So dito po nagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid dyan sa ating live comment section. Diyan po nagtatapos ang second presentation ng ating first speaker sa hapong ito. So, bibigay naman natin ang pagkakataon sa ating second speaker para naman sa kanyang second stand or
second presentation. Brother Fernando, nakahanda ka na po ba sa iyong mga kapalag? So, your yes, time sir. Is now. Okay, so dito po sa aking rebuttal section, ako po nagpapasalamat sa ating pong kaibigan, kapatid na Neymar, sa kanyang magandang presentation. Ano ho? At nakita ko sa kanya pong presentation na very weak, mga kaibigan, mga kapatid, ano ho? Sapagkat ipinagpatiuna ko na sinabi ng aking punto, hindi doon sa mga mahihinang kaso, kundi doon sa mga napipinto na sa kamatayan. Ano? Doon yung aking drive. Doon sa mga hindi kinakailangang salinan, yes, okay yon. No? Dapat ang alternative doon. Ano ho? Pero mamaya, gusto ko sasagasaan yan mamaya. Ano ho? So, since na ito ay rebuttal stand na, no, gusto ko pong makita po ninyo yung paggamit ng Genesis chapter 9, verse 3 and 4, mga kapatid ko, na ito po ay walang kinalaman sa prinsipyo ng pagsasalin ng dugo sa pamamagitan ng ugat. Sapagkat ang pinag-uusapan po sa talata ng Genesis 9, 3 at 4, ay yun pong dugo ng hayop. Ano? Hindi dugo ng tao na isasalin sa ugat. Hindi po. At ang pinag-uusapan dyan, pagkain. No? Hindi po yan yung sa pagkain sa pagitan ng ugat, kundi sa pagsubo sa pamamagitan ng bibig. Ano? Yan po ang pinag-uusapan dyan. Kaya dito, no? Mali-mali na gamitin yung Genesis 3:9, oh? Chapter 9 verse 3 and 4 ng Genesis para patunayan ang prinsipyo na pwede ang na hindi pwede ang pagsasali ng dugo. This is fallacy of non-sequitur. Hindi ito ang pinag-uusapan sa talatang ito. Ni prinsipyo ay hindi rin, mga kapatid. Kaya dito, ayan, na-debunk na natin yung kanyang bahaging ito. Okay? Yan. Ngayon, ito pa yung talatang ginamit, yung Acts 15 na bumabalik-balik ang ating pong kaibigan Limar. Ano? Dito makikita natin, mga kapatid, yun pong pinag-uusapan uli dito, hindi po yung pagsasali ng dugo o pag-iwas sa pagsasali ng dugo, kundi yung sistema ng pagkain o pagsubo ng dugo ng hayop. Yun ang pinagbabawalan dito. Hindi naman po pwede na i-turn over mo ito sa dugo ng tao. Hindi ho, sapagkat ang konteksto yung nagsasabi na yan ay dugo ng hayop. Oh. At hindi ko pinapaboran na yung dugo ng hayop talaga, isasaksak mo sa ugat mo. Hindi. At ang pinag-usapan dyan, pagsubo sa pamamagitan ng bibig. Oh. Yan po yung binabanggit dyan sa Acts 15:28-29. Ano ho? Yung setang abstain. No? Yung setang lumayo, ano, saan lalayo? Doon sa dugo ng hayop, hindi ng tao. Sa dugo ng hayop, isusubo mo sa bibig. Yun po ang pinag-uusapan dyan. O, kaya dito, sabi ko, napaka-weak, no? Dito niya kinuha yung principle na hindi pwedeng magpasali ng dugo ng tao kapag kailangan na. No? Very weak, mga kapatid ko. Kaya nga ito, hindi ito biblical, mga kapatid, yung hindi ka magpasalin ng dugo. Hindi biblical yan eh. Kita niyo yung mga hinugot na talata. Wala, no? Wala sa linya ng pagpapatotoo ng kapatid na Lemar. Ano ho? Ngayon. Gusto ko rin makita ninyo, mga kapatid, ano? Yung mga yung term na nabitawang kanina na aking pong nahagip, no? Eh yung personal na tanong. Ayun daw ba ang mas pipiliin mo? Ang walang panganib o ang may panganib? Siyempre pipiliin ko, bas doon ako papanib sa walang panganib, yung maisalba. Yung maisalba. Eh kapag hindi ko siya binigyan at yun lang ang kailangan, huh? Bakit ko pa ipagkakait? Din para mas pinili ko na yung mapasa panganib siya. O ngayon, hindi daw, baka rin hindi natin alam na mayroong mga alternative na blood alternative, ano? Alam po namin yun, mga kaibigan, mga kapatid. Oh? Kaya nga mayroong kami maliwanag yung aking statement kanina. When necessary. Ano ho? Kapag kailangan na yun. Oh? Oh? Para po sa kabatiran ng lahat, ang Seventh-day Adventist po,
ay malaki ang pagpapahalaga sa tinatawag na alternative medicine. Ano ho? Kaya alam po natin yan, hindi tayo napapahuli. At hindi ibig sabihin nun na kung pumayag tayo, hindi tayo, hindi natin pinag-aralan. No, pinag-aralan po yan. Oh? Kaya nga, kapag kailangan ng when necessary, bakit hindi natin ipagkaloob, ba't di natin ibigay? Ano yung kinakailangan po na yan? Yung aking example, mismong pamangkin ko, mga kapatid, wala nang kulay, tuyo na. Maputlang maputla na. Pero gumanda ang kanyang kalagayan nung siya ay nasalinan ng dugo. Ngayon, nakauwi na sa aming bahay. Salamat nga pala doon sa mga nagdumi ng dugo. Ano ho? Ayan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano ho? May mga prinsipyo ang tao. Akala niya, daan ng buhay. Pero ang dulo niyan, kapahamakan. Ano ho? Kapag kailangan ibigay natin yan mga kapatid. Ano ho? Huwag natin isuko ang laban, sabi nga. Ngayon sabi niya, buti kung mabuhay. Ay, di maganda pala. Eh kung hindi mo binigyan, di lamang namatay yun. Di ba? Kung mabuhay. Nadugtungan mo yung kanyang paglanais. Aba, good news. Hindi mo ibinigay, namatay. Bad news. Masakit yun mga kapatid. Ano ho? Yan. O ngayon, alam mo daw na kapag binigyan mo siya, totoo yun mga kapatid, may mga side effect yan eh. Totoo yan. Pero sa agaw buhay, pagitan ng kamatayan at buhay, mas pipiliin ko na. Doon na ako sa mas makakagarantiyan sa pagbibigay ng pagsasalin ng dugo. Tandaan po natin, walang prinsipyo sa Biblia mga kapatid na nagsasabing bawal. Ano ho? Ang pagsasalin ng dugo. Ang bawal, yung isusubo mo yung dugo, no? Lalo din sa mga talata, dugo ng hayop, no? Hindi dugo ng tao na isasalin doon na pinagbabawalan, isasaksak sa ugat. Ano ho? Ngayon, nagustuhan ko yung tone kanina na aking narinig, ano ho? Doktor ang nagsabi, no? Kaya mas paniniwalaan, no? Yes, mga kapatid, ano? Ako rin, sang-ayon din ako doon, mga kapatid eh. Oh? Kapag doktor nagsabi, mas paniwalaan po natin. Kasi sila yung higit na nakakaalam eh. Oh? Kapag ka hindi pa dapat talagang salinan, huwag muna. Ano? Kasi may mga alternative na eh. Pero doon sa mga malalala ng kaso, ito yung aking point, no? Malalala ng kaso, aba, dapat na natin salinan yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ano? Tingnan nyo ninyo. Dito pa no sa isang ano pa ba yung mga gusto kong i-debunk ano? Wala na yata no, lahat na nasagasaan ko na yata ngayon. Gusto ko na puntahan itong bahaging ito mga kapatid. Pansinin po ninyo, meron po akong nakita noong nakaraang taon na kaso, eto, alam ko, nabasa na ito ng ating pong kaibigan. Ilan lamang ito sa aking ilalabas, yung kay Merlandi Cadet, no? Ng 46 years old, at saka kay Eloise Dopoes, ano? Na 26 years old. No? So, ito po ay mababasa ninyo, refusal of blood transfusion, to deaths of two Jehovah Witnesses. Ano? Yan, type nyo lamang po yan sa net. Lalabas po yan. Ano ho? Yan. Refusal of blood transfusion. Key to deaths of two Jehovah Witnesses. So dito makikita natin, mga kaibigan, na sa istoryang ito, kailangan po ng pagsasalin ng dugo. Kaya lang, naipagkait gawa ng pananampalataya, hindi na ibigay ang dulot kamatayan. Ano? Ang naging dulot ay kamatayan. No? Yung isa rito, sa huling bahagi ng kanyang nag-decide na magpasalin ng dugo. Kaya lang, no? Sabi ng doktor, no? Late na. No? Wala na, parang wala nang magic pang magagawa kahit na magpasalin ng dugo.
kasi late na, hindi na tatanggapin ng katawan, kumbaga, hindi na magre-react. Ang naging dulot, kamatayan. Nakalulungkot yung tanawin ito, tingnan niyo po, basahin niyo po dyan sa internet. Nakalulungkot na tanawin po yan. Nang dahil sa maling-maling sistema at maling-maling prinsipyo ng pagbabawal ng pagsasalin ng dugo dahil doon sa maling paggamit ng mga talata sa Biblia, oh, na dapat sana'y nadugtungan pa ang buhay ng ina na ito, oh, na ipadama pa sana niya yung kanyang pagmamahal doon sa kanyang bagong silang na anak, oh, na ipadama pa sana niya yung kanyang pag-aruga. Hindi ito pagdadrama, mga kapatid ko. Totoo ito. Oh? Totoo yan. Oh? Na ipadama pa sana niya yung kanyang pagkalinya. Oh? Na ipakita pa sana niya yung kanyang pagiging na isang ina doon sa kanyang sanggol. Pero nabawian siya ng buhay dahil sa maling sistema. Oh? Di po ba? Napakalaking panghihinayang, mga kapatid. Mm. At kawawa rin yung sanggol. Hindi niya naranasan yung lahat ng ito na dapat ay maranasan niya sa kanyang magulang kung nadagdagan pa sana o nagdugtungan pa ang kanyang buhay. Kaya sabi ng talata, gusto ko nunulid yung principle na ito sa Marcos 3:4. Sinabi niya sa kanila, katwiran ba? Oh? Katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o gumawa ng masama? Kunin natin yung principle yung ito. Oh? Hindi lang sa araw ng Sabat, kundi sa araw-araw natin buhay. Oh, nakatwiran ba yun na gumawa tayo ng magaling? Yes, mga kapatid. Sa 19 ng Lucas, sinabi sa kanila ni Jesus, itinatanong ko sa inyo, matwid ba gang gumawa ng magaling? No, the same statement, mga kapatid. Mas pipiliin ko, oh, na gumawa ng magaling, nabugtungan ang buhay ng kapwa, no, kesa yung titignan ko na lamang siya. Ang tinutukoy ko rito, yung malalana na kinakailangan. Hindi ako doon, sabi ko, hindi ako doon sa mga nare-remedyuhan pa eh. Hindi ako sa nare-remedyuhan pa. Doon ako sa necessary na. Kailangan ka na, mga kapatid. Ano ho? Yan. Kaya ito yung sinasabi ko. Oh, na may daan na tila matwid sa paningin ng tao. Pero ang dulo niyan, kamatayan, kapahamakan. Mga kapatid, mga kaibigan. Ano ho? Oh. So, yan yung isa, mga kaibigan. Ano ho? Ngayon, huhugot pa ako ng isa. Ito naman, kidney failure at saka cesarean, namatay din. Ano ho, dalawang case ito. No? Na makikita naman ninyo diyan, type niyo lamang po ask HRC refusal of blood transfusion, published 8/12/2019 to August 12, 2019. Yan, dalawang kaso po yan. Ano ho, na dahil sa kidney transplant, ano ho, at nangailangan ng pagsasali na ipagkait, ano ho, ay nagkaroon ng nakalulungkot na pangyayari, ano, dahil sa maling sistema ng pananampalataya ng saksi ni Jehova tungkol doon sa hindi pagsasalin ng dugo. Oh, yan. Kaya, isang prinsipyo ulit ang gusto kong kunin, mga kapatid, doon sa Gawa 20:28. Ano sabi? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo, mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Gusto ko kunin yung prinsipyo, mga kapatid, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Ano? Kung sa paraan ng pagsasalin ng dugo, maiingatan natin, napipusog natin ang kanila pong buhay, makapaglingkod pa sila ng mahaba sa Panginoon, bakit di natin gawin? Ano? Walang pag-uulat sa Biblia na masama ang blood transfusion. Nakita niyo naman yung mga ginamit na talata kanina. Dugo ng hayop ang mga pinag-uusapan doon. At yun ay sa pamamagitan ng pagsubo, hindi sa pagsaksak ng dugo sa ugat. Ano? At kung yun ay pagsaksak ng dugo sa ugat, dugo ng hayop ang isasaksak sa ugat. Kung susundan ko yung talata sa sitwasyon kanina. Kaya maling-mali, mga kapatid, no? Unang Korinto 6:19. O hindi ba ganin nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat binili sa isang halaga, kaya't luhatiin ninyo ang ninyo ng inyong katawan ang Diyos. O, kapag kailangan na, mga kapatid,
ibigay natin. Pagbibigay kaluwalhatian yan, mga kapatid sa Diyos. Oh, para madugtungan, no? Ang buhay ng ating pong mga kaibigan. Ayan. Kaya dito mga kapatid, ano? Oh, yung isang case nga dito, sinasabi ko, yung sa cesarean, time na. Oh, mukha na pa, ano ko, na pa. Sige, salamat. So dyan na po nagtatapos ang ikalawang tindig ng ating okay po, sige po. Actually ngayon 49, 48. So bago tayo magpatuloy sa debate, tayo muna po idadako sa ating comment section, ano? At tayo mag-advertise muna ng ating ano. So shout out kay Rani Peralta. Shout out din kay Cyrus Kahayon, sabi na shout out po. Okay, shout out sa iyo. Shout out din sabi ni kay Michael Bryan, sabi niya paki shout out sa Puging Chismas Grandmaster. So shout out sa iyo Michael Bryan at ako pa lang nakakatalo sa iyo, no? Si moderator pa lang. So Martis Ginones. Oh, shout out sa iyo, shout out. Si Yunilo Saltira. Shout out kapatid, sabi niya Ecclesiastes 12:13. Brother. Okay, sabi niya, nagbigay siya ng talata, ano? So, sabi ni Harold Misayas, ayos sa argumento at passionist and argument upalom and birada, sabi niya. Okay, shout out sa'yo. Shout out kay Is Dibilla. O, si Sis Marcel Mungkara nanonood. Shout out sa'yo, sis. Kay Lance mo Million Toriaga, shout out, nanonood din siya. Abi ni DJs, Rabinos, nanonood, at si Magbubuko, nanonood din. So, shout out sa inyo, ano, mga kapatid. So, ang gawin nyo po, dahil mayroon na po tayong para, dahil sa ngayon ay 52 actual viewer tayo. So, ang gawin na ng mga kapatid, pakidamihan ng inyong hashtag Defenders of Faith para po mas maraki ang chance na kayo ang mabunot sa ating parapol. Dahil sa ngayon po ay mamimigay na tayo ng dalang 100 piso load. Kung ito ay abot ng 60 plus, ay magiging 300 load ito. At hindi lamang yan. Mamimigay kami dito mismo ng isang brand new cellphone. Android po ito. So, yan po muna ang ating mga ano. At ang next debate po natin, mamaya po pala, abangan ninyo, alas 8. Sa panig ng MCGI, ang shout out sa lahat ng mga nakikinig dyan. Sana po meron tayo natututunan sa both parties. Naku, nawala na nga talaga, kapatid na ano, lemar yung ating moderator. Nalaglag na. Parang tama yung sabi mo, moderator matatao ba? ano Sir Makisig, baka pwede ituloy natin. Okay, balik po tayo sa ating debate sa hapong ito, mga kaibigan. Dadako po tayo sa ating cross-examination, ano, Q&A po ito. Ang mauuna pong magtatanong sa panig ng DW, ang first speaker, Brother Godfrey Limar. 10 minutes na pagtatanong. So kung nakahanda ka na po, Brother Limar, ay magsalita ka na at mag-i-start lang iyong oras. Go ahead, bro. Okay, salamat po, Mr. Moderator. So kanina na itanong ko, ilang beses mababasa na bawal kumain ng dugo. Okay, okay, ang sagot natin diyan, meron ako mga nakita, mga tatlong talata, Acts 15:20, Acts 15:29, then Acts 21:25, no? At lahat ng ito ay tungkol sa pagbabawal ng pagsubo ng dugo ng hayop. Yan, wala po itong kinalaman doon sa pagsasalin ng dugo.
Next question. Okay. So, ang nakalagay ba ron, bawal kumain ng dugo? Ang nakalagay ay umiwas sa dugo? Yes, kapatid. Bawal pong kumain ng dugo. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Sapagkat yan ang talagang pinag-uusapan po sa talatang yan. Wala pa sa kanila noon yung aral tungkol sa pagsasalin at di pagsasalin ng dugo. Hindi pa natutuklasan yan during that time. Next question. So ang ibig sabihin mo, yung ang sabi mo, ibig sabihin, pagkain ng dugo ang tinutukoy doon sa umiwas sa dugo. Tama o mali? Yes sir, tama po. Yan po yung huwag kakain sa pagitan ng pagsubo. Dugo po yan ng hayop, hindi dugo ng tao. Kasi nga, during that time, hindi pa na-introduce dyan yung pagbabawal at pag-aaproba ng pagsasalin ng dugo. Wala pa sa kanila noon yan. Kaya dyan po, sa hayop po ang pinag-usapan dyan. So, hindi po kasama doon sa umiwas sa dugo, yung dugo ng tao. Hindi po. Kasi yan nga po ang pinag-usapan dyan. Dyan, dugo po yan ng hayop. Hindi po yan dugo ng tao. No? At ang dugo po dyan, proseso po yan ng pagkain. Yung pagsubo sa bibig. Hindi yung sa ugat. At hindi nga po pinag-usapan pa dyan yung blood transfusion. Yung Greek medyo mahina yung ano mo, Mr. Ay, sir, wait lang. Mr. Moderator? Cut the time, please. Medyo nahiya ako kay kapatid na Lemar. Di kita marinig. Mahina yung iyong ano. Kumbaga, sapaw ka ng aking boses. Kaya napapalagpas yata ako sa oras. Sige po. So, wait lang po, ha? Okay. So, okay na ba, brother? Yes, sir. Sound check. Okay na po. Okay, so 7 minutes and 34 seconds. Proceed, Brother Lemar. Yung ginamit na salitang Griego dyan sa Acts 15:20 and Acts 15:29, ano salitang Griego ang ginamit dyan? Tungkol po sa ano, sir? Sorry, ha? Anong salitang Griego ang ginamit? Anong salitang Griego ang ginamit sa Acts 15:20 and 29 sa salitang dugo? Okay. Ang ginamit dito, sir, ay haimatos. Isa pong noun genitive neuter po yan. Galing sa salitang haima o haima. Yan po ay yung haima kasi kapag hindi mo titignan doon sa balarila niya, tumutukoy din yan sa dugo ng hayop, dugo ng tao. Next question. So, yung salitang haima, tumutukoy sa dugo ng hayop at sa dugo ng tao. Tama o mali? Tama po. Kapag ka hindi mo gagamitin yung aklat ng gawa. Pero kapag ka nasa talata na, ang nagiging focus na po niyan, depende doon sa kanyang balarila o context na pinag-uusapan. Ang nasa gawa po, dugo po ng hayop, hindi dugo ng tao at yan po ay nasa akto o proseso ng pagsubo sa bibig. So, pwedeng kainin ang dugo ng tao? Hindi po, kapatid. No? Kung yun yung dugo ng hayop, ipinagbabawal ng Diyos, lalo na yung dugo ng tao. At kailanman, wala tayong nabasa sa Biblia, na ipinahintulot ano? At ipinagbawal yung ganyang proseso kasi nga ay illogical din naman. Anong basihan sa Bible na bawal kainin ang dugo ng tao? Wala akong talatang may bibigay sa iyo na nagsasabing bawal kainin ang dugo ng tao. Pero dito sa mga talatang ito, kung yung dugo ng hayop bawal kainin, lalo na yung dugo ng tao. Ano? At ang pinag-usapan po diyang dugo po yan ng malinis na hayop. Ano? Yan po ang contextualize po niyan sa aklat ng mga gawa. So sabi mo, kung sa dugo ng mga hayop ay applied yon, applied din yon sa dugo ng tao? Hindi po. Kung gagamitin yung talata, itong nasa aklat ng mga gawa at yung nasa talata pa ng lumang tipan, no?
na tungkol sa pagsubo ng dugo ng hayop, hindi po yan po pwede i-apply kasi magiging out of ano na tayo dyan, out of context na tayo. No, kailangan sumunod lamang po tayo sa kung ano yung pinag-uusapang talata. Okay. So tinatanggap mo ngayon na yung sinabi mong bawal kainin ang dugo ng tao ay wala sa Biblia yon. Wala akong mababasa na verbatim, kapatid, ano? Pero analysisyon, mga kaibigan, ano ho? Yung pinag-usapan kasi pag gumamit ka na ng talata, example, gawa, no? Itong tatlong talatang ito, hindi ito nagsasabi na pwede nang na bawal magpasalin ng dugo ng tao. Kasi nga, ang context sa pinag-usapan dito, dugo ng hayop, dugo ng malinis na hayop. At yan ay akto ng pagsubo. So, nakalagay din ba sa Bible na magpasalin ka ng dugo? Katulad na sinabi ko, no? Wala pa kasi nga hindi pa ito tawag dito natutuklasan ng panahon pong ito. Kaya wala kang mababasa po dyan kahit sa diwa na ipinagbabawal yung pagsasalin po ng dugo. Lately na lang po na nabuo yung concept po ng pagsasalin ng dugo. Genesis 9:3 tayo. Binanggit dyan, bawat gumagalaw na buhay ay pwede ninyong maging pagkain. Ang pinag-uusapan ba dito ay pag-sustain sa buhay ng tao? Tama o mali? Yes sir, tama po. Pag-sustain po ng buhay ng tao. At yan po ay may kinalaman sa pagsubo sa bindugo po ay hindi po nakakapag-sustain sa buhay ng tao when it comes na ito ay isusubo sa bibig. Okay. Sabi mo kasi kanina, iaalaw lang ninyo ang pagsasali ng dugo if it is necessary. Ano yung sitwasyon na nagsasabing ito'y necessary? Katulad po ng aking binanggit kanina, kapag ka ang isang tao ay napapaharap na sa kamatayan, ano ho? At isa sa solusyon nito, yung pong pagsasali ng dugo. Kagaya nung in-example ko sa aking pong pamangkin, ano? Collapse na siya, ano? Maputlang-maputla na, wala nang kulay, pero nung siya ay nabigyan, ay guminahawa, ngayon nakauwi na sa aming bahay. Sabi mo, isa sa mga solusyon ang pagsasali ng dugo. Ibig sabihin, may iba pang option. Yes, sir. So, ano ho, isa lamang ang pagsasali ng dugo. Siyempre, kailangan mo pa rin dyan ng oxygen, ng iba pang mga medisina. Pero kung hindi siya nasalinan ng dugo, ay wala na, hindi na namin siya maiuwing buhay ngayon. So, yung necessary, okay, so yung necessary na sinasabi mo, yung necessary na sinasabi mo na sitwasyon, ang sabi mo pa rin, ay isa sa option ang pagsasali ng dugo. What if yung ibang option doon sa necessary na, hindi yung ano sensitive, necessary na, may iba pang solusyon. Kung yung ibang solusyon ay safe, will you go for blood transfusion or not? Halimbawa, mayroon pang iba, no? Yes, pwede. Pero kung wala at kukunin pa sa ibang bansa, at ilang minuto na lang ang itatagal na yung pamangkin, ihihintay mo pa ba yun? Isali naman dugo. Pwede na yun. Time. Yes. Okay, time. So, dyan nagtatapos ang cross-examination ng first speaker sa second speaker. Mga kaibigan, dadako naman tayo sa pagtatanong naman ng ating second speaker. So, ikaw po ba ay nakahanda na sa iyong mga katanungan, Brother Fernando? Yes sir, ako palang tatanong, no? Okay. Yes po. So, 10 minutes para sa iyo, Brother Fernando. Time is start now. Okay. So, gagamitin ko rin po yung Acts 15:20. So, tinututulan niyo po ba, kapatid, na ang tinutukoy dito ng paglayo ay tungkol sa huwag kakain? Tutol po ba kayo o hindi? Tutol ako, sapagkat ang tinutukoy dyan ay hindi lang ang basta pagkain, kasama ang pag-inom, kasama rin
ang pagpapasok sa ugat o sa anumang paraan ipapasok sa katawan ng tao, kagaya ng pagkain at pag-inom. Sapagkat ang ginamit na salita dyan ay umiwas, apekestay, distance, dumistansya ka, lumayo. Okay. So, ibig nyo sabihin, sa pagkakataon pong ito, ay may kamalayan na sila tungkol sa blood transfusion para masabi po ninyong papasok dito yung inyong yung inyong arguments? Ang sagot ko, may kamalayan ang mga Kristiyano noon kung paano ginagamit ng mga tao ang dugo, hindi lang basta sa pagkain. Kasi noon pa man, mayroon ang gumagamit ng dugo as medicine. Ginagamit nila yan for epilepsy, ginagamit nila yan anya pampalakas, iniinom nila ang mga dugo ng hayop, lalo na yung mga namamatay sa gladiator. Okay. Dito sa Acts 15, ano? Sa Acts 15, ang aking pong tanong sa inyo. So, dito po ba, mayroon na ba silang kamalayan tungkol sa blood transfusion para pumasok yung idea ninyo na tumutukoy ito, no, sa pag-iinject ng dugo sa vein? Okay, tutuloy ko yung sagot ko kanina. May kamalayan na ang mga Kristiyano noon tungkol sa paggamit ng dugo sa ibang paraan. Pero hindi pa noon, wala pa noong gumagawa ng tinatawag na blood transfusion. But by principle ng paglayo, makikita natin na kasama ron ang paggamit nito sa ngayon ng dugo, which is yung pinapasok sa ugat. Yan ay labag sa sinasabing distance, keep distance from blood. Okay, next question. Next question. Kailan po natuklasan na possibly ang blood transfusion? May long line of history po ang blood transfusion. Ang totoo, yung sinasabi nyo kanina, inumpisahan nila yan sa dugo ng mga hayop, isinasalin. Kaya kung nabuhay ka siguro noon, magpapasalin ka ng dugo ng hayop kasi yun ang natuklasan pa ng mga doktor nila. So dyan nagsimula, tinatransfuse ang dugo ng hayop pero maraming namatay. Isa sa pinaka-deadly na procedure na ginawa yan sa history ng medicine. Okay. Ang tanong ko po sa inyo ay kailan? Ano? Pwede po ba kayong magbigay ng date kung kailan nila natuklasan yung blood transfusion? Sing aga yan ng, eto, meron ako dito ng reference na nagsasabi kung kailan, eto, yung, teka, panahon pa ng hari ng France, nagpapatransfuse na sila, ng panahon ng hari ng France, hindi ko masabi yung ano, yung date, pero ganun kaaga. Okay. Kung hindi date, mga century na lang po, mga kailang anong century supposed to be or ano lang, draw the mind lang po. Okay, sige, ito yun dito sa isang reference, simula po ang blood transfusion sa bloodletting na tinatawag, no, the history of bloodletting. Ito po ay 2,300 years ago, in time of Hippocrates, 460 to 370 BC. Sorry po. Pero mga, eto po. Ayan, 1,630 to 1,685. AD or BC? AD. AD, okay. AD. In connection doon sa Acts 15. So kung diyan lamang siya sa sinasabi ninyong date during Council of Jerusalem, no? Wala pa silang kaalaman patungkol sa blood transfusion. Tama po ba? Wala pa, tama po. Wala silang kabalayan sa blood transfusion, pero kaya natin isinasama 'yan sa ibinabawal doon sa Acts 15:29 because of the principle of apekestai, which is to make distance from the blood. Humiwalay, lumayo, umiwas. At ang pagpapasok nito sa ugat ay very common sense, Sir Fernan. Hindi yan pag-iwas sa dugo. Okay. So next question, kanina po ay ulit-ulit po ninyo
na tinatanong natin, yung Acts 15, sabi po ninyo, ay mayroon na silang kamalayan. No, then after that, ano, ang inyong final ay wala pa silang kamalayan. So, bilang pagtatama na inyong gagawin, ano po ang pwede ninyong ma-finalize dito? Ito po, wala ko sinabi na may kamalayan sila sa blood transfusion nung panahon ng Acts 15:29. Ang sinasabi ko po, may kamalayan sila noon na ginagamit na ang dugo sa medicine. Although wala pa nga yung blood transfusion, pero ginagamit na sa medicine ang dugo. Kaya nga, nung sabihin yan, Acts 15:29, hindi lang basta pagkain ang tinutukoy dyan, kundi yung umiwas generally from blood. Dahil minimisuse na noon pa ang blood. Okay, next question. Okay, puntahan ko po itong blood alternative. Ano ho? So lahat po ba ng hospital ay available na ba ang blood alternative? Yes, may mga hospital tayo na may bloodless section and there are many cooperative doctors right now sa Pilipinas na nagmamanage ng bloodless medicine. Diyan lang po sa East Avenue Medical Center, meron pong bloodless section. Sa St. Luke's po, nagkakandak din sila ng bloodless medicine dyan. At sa ilang malalaking ospital, ngayon yung mga maliliit na ospital, which is ang kanilang mga consultant, ay mga espesyalistang doktor na naggagamot din ng bloodless, marami na po yan. You just keep on seeking sa mga doktor. Pero sa dami po ng doktor dito sa Pilipinas, they opted blood transfusion. Okay, next question. Ano? Ang sagot po ninyo ay hindi lahat ng ospital ay mayroong blood alternative. Ano ho? Ang isang tao na nabibingit na sa kamatayan dahil sa disgrasya, ano, at naipasok mo ngayon doon sa ospital na hindi available ang blood alternative, no? Na ang tangi mo lamang pwedeng magamit ay yung talagang blood transfusion. Ano po ang inyong magiging ano rito, situation? Okay, ang bloodless medicine or yung mga blood alternatives are available sa lahat ng sa mga pharmacies. Makukuha yan ng mga ospital. Wala mang bloodless section ng isang ospital, pero yung doktor pwede siyang mag-angkat ng mga blood alternatives na tinutukoy ko. And in case sabihin na natin, wala talaga, baka nasa liblib sila, walang doktor doon na nagsasagawa ng ganon. Since nakalagay ang batas ng Diyos, keep abstain, okay. We will abstain. Okay, so next question po, ano? Mm-hmm. So dito din ako sa ginamit ninyo sa Genesis chapter 9, pupunta, ano? Genesis chapter 9. So ano po pinag-uusapan doon? Dugo ng hayop, dugo ng tao. Pinag-uusapan po dyan, hindi, ang punto dyan, hindi yung kung anong dugo, kundi kung paano isusustain ang buhay at inalaw ng Diyos na ang mga hayop ay patayin para masustain ang life. But He excluded blood. So do not include it. May kasabihan nga sa legal parlance, sir, no? Inclusio unius est exclusio alterus. Alam niyo po kung ano ibig sabihin nun? What has been excluded should not be included. Next question. Sabi rito sa 9:4 ng Genesis, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay wag ninyong kakanin. Tanggap po ba niyo ito? Na ito ay tumutukoy sa pagsubo sa bibig at hindi sa pagtutusok sa ugat? Pag sinabi diyan na lamang may dugo, it includes hayop at it also includes people. Kaya nga po dun sa 5 binanggit yung pagbububo ng dugo sa tao yon. Oh, pero hindi ko tinatanggap na yan ay para sa dugo, pagkain, pagsubo lang. Oo, nung panahon na yan, totoo na ang tinutukoy pagkain. Time. Okay. Okay, thank you. Ito po nagtatapos ang pagtatanong naman ng ating So mga kaibigan, sa conclusion na po ba tayo, mga kapatid? Conclusion? Yes, Mr. Moderator. Okay, 10 minutes din po ang conclusion, ano? 10 minutes. So ang yes. Mauna po sa conclusion ay katulad ng kinaugalian or ano,
Si Brother Fernando bilang second speaker. So, Brother Fernando, are you okay for your conclusion? Yes, sir. 8 minutes, time start. Okay. So, mga kapatid, ano, at masarap yung aming pag-uusap, ano, para lang kaming nagkukwentuhan ng ating kaibigan, ano, ho. Bagamat merong mga na-i-debunk, no? Pero ang pagkakaibigan po yung naririyan, ano, ho. So, dito po, mga kaibigan, sa chapter 9 ng Genesis, gusto kong unahin ito. Ito po ay wala pong kinalaman, ano, ho, sa blood transfusion. Kasi sabi ko nga, hindi pa ito, wala pa ito sa hinagap nila, yung blood transfusion. Ano ho? Yan, kaya walang mababasa sa Biblia na hindi ito ina-allowed, no? Yan. At itong nasa 9:3-4, patuloy hanggang 5, yan po yung pinag-uusapan tungkol sa pagkain ng dugo ng hayop na malinis. Ano ho? Yan, hindi pinag-uusapan po dyan ang dugo ng tao. Ano ho? Yan. Then, isang bagay pa, no, na gusto kong makita rin ninyo, yung paggamit doon sa Mark 15, no, na itinatanggi na ito ay hindi pagkain, no, sa pamagitan ng pagsubo. No. Pero dito makikita po ninyo, babasa po ako sa Magandang Balita Biblia. Ito po isang paraphrasing na ibig sabihin ay pinagaan na pagtatagalog. Ano ho? Na inilapat para mas madaling maunawaan ng mga mambabasa. Sabi rito sa 15:20, sa halip sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Oh, talagang ang tinutukoy dito, pagkain sa pamamagitan ng pagsubo. At yung dugo dito na binabanggit, dugo po yan ng malinis na hayop, no, bawal din po yang kainin. Kaya kanina, no, ikinari ko yung aking namaling na nabanggit kanina na yung pong dugo ng hayop, hindi po yan nakakapag-sustain, no, sa tao sa paraan ng pagsubo sa kanyang bibig. Ano ho? Yan. At hindi din pinag-uusapan doon sa bahagi ng NSS yung blood transfusion kagaya po ng akin pong ipinaliwanag sa inyo. Ano ho? Kasi nga, sa history, ano po, ang blood transfusion, yung pagsasalin ng dugo, natuklasan lamang po noong 1628 AD. Ano ho? Sumatagal na panahon na, no? Bago pa na-discovery yung pong pagsasalin ng dugo. Kaya hindi ito pwedeng ilapat sa acts, sa gawa ng o doon sa aklat ng mga gawa. Ano ho? Kaya pag binasa po ninyo, mga kapatid, ang iba't ibang mga encyclopedia, no, na yung council doon sa Jerusalem na dated around the 50 AD. Ano? So, ang pinag-uusapan po nila doon, yung pagbabawal ng pagkain ng dugo ng malinis na hayop at hindi yung pagsasali ng dugo ng tao. Kaya out of text po yung nangyari sa mga kaibigan nating Jehovah Witness, no? Yan, mali yung paglalapat ng talata. Okay? So, dito po mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag na well, hindi po naitayo ng Jehovah Witness yung kanilang paninindigan na ito ay biblical. Ano? Bakit? Sapagkat walang pagtuturo o hinagap sa Biblia na hindi, no, o tinututulan yung pagsasalin ng dugo ng tao sa kapwa-tao. Ano? Mano pa makikita natin yung mga prinsipyo na binanggit ko po sa inyo, yung pagliligtas ng buhay, ano ho, yung ang dugo ay buhay ng laman, ano ho, yung something mga principle na like that. Ano ho, yan. So dito maliwanag, mga kapatid, na hindi po nanayo yung kanya pong katwiran. Ano ho? Yan. At isa pa, mga kapatid ko, ano, totoo, naniniwala tayo, may mga side effect naman talaga yan, yung blood transfusion. Pero, doon sa mga malalala ng kaso, ito inuulit-ulit ko, wala tayo doon sa mga hindi pwedeng salinan or pwede pang mabigyan ng alternative. Wala tayo doon. Kundi doon na tayo sa malalang kaso.
Ano ho? Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ano ho? Na ang dugo ay isa. No? Sa kailangan para maisa katuparan ang pagdudugtong ng buhay. Ano? So ibigay natin niya, mga kapatid, hindi yung kasalanan sa Diyos. Mas magaling na gumawa ka ng mabuti. Ano po? Yan. Mas mabuti na ikaw ay magligtas ng buhay. Ano po? Yan. So, kaya nakita ko, sabi ko nga, very weak yung presentation po ng ating pong kaibigan. Ano ho? Then, sa akin pong mga nalalabing oras, ano ho? Meron akong nakakalap na data from WTC, no? Clean up. Ito po ay naitala nila, mga kapatid ko, no? January 20, 2007, no? Sa Quebec, Canada. Si Jean Claude, no? Labore, 26 years old, ay namatay, isang Jehovah Witness, namatay dahil sa hindi pagsasalin ng dugo. Ano po? Yan. No? Then, February 2007, no? Sa Landau, Germany, no? Si Dr. Bernard Brobatz, no? Clinic Director, na ay namatay din, ano? Dahil sa hindi rin pagsasali ng dugo. Ano po? Yan, napakarami dito, mga kapatid. Palagay ko mauubos ang oras ko kung isa-isahin ko ito. Sa Ondara, no? Espanyol, no? Si Maria Dolores Ortiz, isang Jehovah Witnesses, 35 years old, idininide niya, no? Na huwag siyang magpasalin ng dugo. Oh? At kaya lang, dumating ang pagkakataon na pumayag din, no? Na-rescue siya, mga kapatid. Ayan, kaya ito nagkaroon ng court intervention sa panahong yun, na-rescue siya, mga kaibigan. So kung hindi, ay patay siya. Ano ho? Ito si Margaret Rose Cornelio, 72 years old, ang Jehovah Witness, no? I-deny niya yung blood transfusion, no? So, inabutan ng kamatayan. July 2007. September 2007 sa Calgary, Canada, no? Bethany Hugs, 16 years old, isang Jehovah Witness, oh, ay namatay din dahil sa sistema na hindi pagsasali ng dugo. Itahunin niyo, mga kapatid, meron palang ano eh, no? So, alternative medicine, nasaan na ngayon yun? Bakit hindi na i-apply sa mga taong ito? Di po ba, kaya nga ang tanong natin, lahat ba ng ospital meron? Oh? Eh, tama naman yung sagot sa atin, paano yung mga nasa liblib na lugar, nasa mga bundok, oh? Wala sila doon. Oh? Dito nga, sa Lasal, wala eh. Oh? Dito nga, sa bagong ospital namin dito, na bagong tayo, wala. Natangi lamang, blood transfusion talaga ang pwedeng maganap. Oh, ipagkakaipo pa ba yun? Ayan, kaya dito na debunk natin eh, yung blood alternative. Hindi ko sinasabing masama yun, ano? Sabi ko nga, kung meron, gamitin natin. Eh kung walang wala, blood transfusion tayo. Kaya nga sabi ng aming doctors, ano? If necessary, ano? Pagkailangan talaga. Oh, ayan. Oh, ito pa, si... sa Durban, South Africa, no? Si Mabanga, no, isang Jehovah Witness, no? Idininide niya yung blood transfusion sa kanyang anak, no? Pero dahil mayroong court intervened, ano? Ay napagpasyahan na ito'y salinan, na rescue, na buhay ang bata, mga kaibigan. Ano? Ayan. So November 2007, no, sa Settle USA, si Dennis Lembrig, 14 years old, the Jehovah Witness, no, member ng pamilya ng Jehovah Witness, idinilag ng pamilya, ayun, ay namatay. Marami pa rito, mga kapatid, ano? At meron pa ako dito ng video na hindi ko na lang maipiplay, ano? Na nagsisisi, ano? Yung kanyang mga magulang dahil doon sa paninindigan sa pananampalataya ng Jehovah Witness, na dapat sana'y nakasama pa nila yung kanilang anak, no? Na ngayon namatay dahil doon sa kakulangan, no, ng pag-aaral tungkol sa blood transfusion. Ano? So eto pa, no? 2007 December, lahat ito taong 2007 lang. Ano? Hindi ko na dito isasama yung panahon natin ito kasi listahan ko dito 2007 hanggang sa panahon natin 2021, no? Eh mauubos yung aking oras. No. Si Jose Mestre, 51 years old, ang Jehovah Witness, no? So dito meron siyang tumor,
no? At kailangan siyang operahan. Ano? Oh, at yung blood transfusion tinanggihan niya. Ayun, di namatay din po, mga kaibigan, mga kapatid. Oh? So dito mga kapatid, napakarami tayong mababasa rito kahit saan sa YouTube. Ano? Time. Okay, thank you. So, dyan po nagtatapos ang conclusion, final conclusion ng ating second speaker. So, dadako naman tayo yung conclusion naman ng ating first speaker sa akong ito. Brother Godfeeder, are you ready? Yes, ready, sir. Okay, time start now. Okay, so lahat ng binanggit ni Sir Fernan, ano, puro mga namatay. Ang nakakapagtaka, hindi niya binabasa kung ilan naman ang nabuhay na mga saksi ni Jehova. Kumpara sa mga iilan lang yan, kumpara sa mga libo-libo na mga saksing tumututol sa pagpapasali ng dugo, ang nabubuhay. Yun ang problema. No? Ina-highlight nila yung namatay. Eh, baligtarin rin natin. Ilan ba ang namamatay sa pagpapasali ng dugo? Alam mo ba, Sir Fernan, kung ilan ang rate, mortality rate ng mga nagpapasalin? Kung alam mo yan, dapat sinabi mo na mas maraming namamatay na nagpapasalin kaysa sa hindi nagpapasalin. Oh, hindi, itinago mo yan, Sir Fernand. Hinintay ko yan na maging ano ka, maging fair ka, pero hindi ka naging fair. Ang binabanggit mo, lagi yung mga namamatay. Pero yung namatay sa blood transfusion, ilan? Oh, bibigyan kita isang halimbawa, sister, ka-sister namin. Nilabag. Oh, eh, hindi naman namin yan. Siyempre, desisyon niya eh. Nilabag. Ano nangyari? Pagkatapos niya masalinan ng dugo, after 3 weeks, bumalik sa ospital sa MCU. Ano nang sakit niya? May lupus siya. O, patay na siya ngayon. Anong pumatay sa kanya? Yung isinaling dugo. Ganyan din ang nangyari kay Pope John Paul. O, sa mga Katolikong nandyan. Alam niyo ba kung ano yung kinamatay ni Pope John Paul? Hindi ba yung lupus? O, saan nakuha ni Pope John Paul yon, yung lupus? Mula dun sa isinaling dugo nung siya i-assassinate. O, baka bago po sa inyo yan. The point is, even the Pope hindi makatiyak. Kaya nga po sinasabi ng mga doktor, uulitin natin. Ang sabi ng mga doktor, ha, walang, sabi dito, oh, there are more risk, no? There are more harm than good. Ang sabi ng ano, ng mga espesyalista, ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, yung mga iilan na namatay, namatay sila ng tapat. Bakit, Sir Fernand? Kasi kami, kahit na ibuwis namin ang buhay, basta pagsunod sa batas ng Diyos. Ay kaya lang ang problema sa inyo, hindi nyo kasi kinukonsider na batas ng Diyos na iwasan pati ang dugo ng mga tao. Eh samantalang tinanong kita kanina, ano ba yung haima? Ang sagot mo, ang haima kasama ang dugo ng tao. Tapos kapag pagka sinabi daw umiwas, kaya nga hindi sinabing kumain eh. Hindi ko na nga kinwestiyon yun eh, yung tatlong teksto na binanggit mo eh. Walang nakalagay dyan na bawal kumain. Ang nakalagay dyan, umiwas. Sa buong bagong tipan, wala kang mababasang bawal kumain. Ang batas na sa bagong tipan, umiwas. Magkaiba na po yung umiwas at kumain kasi mas broad sense. Yung broader sense na yun ang nag-iingat sa mga saksi. Oh, ngayon, tingnan ninyo, sabi rito, sabi ng CBS News, these opinions are flawed because they ignore the fact that avoiding blood transfusion does not mean that someone is going to lose his life. Yung sinasabi ni Sir Fernand, pagkailangan-kailangan, wala po nun. Yung sinasabi, paano kung walang bloodless alternatives? Mali po yan, hindi po totoo yan. Paano sa mga, ano, sa mga liblib? Kung nagkataon nasa liblib, eh may batas ang Diyos eh. Ikaw ba, Sir Fernand, lalabagin mo yung batas ng Diyos, mailigtas mo lang sarili mo? O, kahit pamilya mo, willing kang labagin ang batas ng Diyos, mabuhay mo lang sila? Abay, Ecclesiastes 12:13, hindi ka tunay na Kristiyano pagka ganyan. Ha? Yan po ang katotohanan. Kasi, kaya lang po ninyo ayaw tanggapin na kasama ang dugo ng tao sa Acts 15:29 dahil mas mahal nyo ang buhay nyo kaysa pagsunod sa Diyos. Eh, ang linaw-linaw, Acts 15:29, Sir Fernand, hindi mo may tatanggi. Yung salitang haima, haimatos doon, it includes also the blood of people. Kaya nga hindi sinabing bawal kumain. Kasi hindi naman talaga kinakain ang blood of a person. But, at the time of the apostles, meron ng ginagawa ang mga luko-lukong tao noon, no, na nagpapanggap na sila'y espesyalista sa medicine, pinaiinom nila ang dugo ng mga hayop.
At ang mga dugo ng tao ay ginagamit na rin sa medicine. Kaya by making the broader sense, yung abstain from blood, it will includes all blood. All blood. Bakit? Eh lalo na yung dugo ng tao. Kasi yung dugo ng tao, alam po ninyo, walang deklarasyon ng Diyos na gamitin mo ang dugo ng tao para isalba ang another life. Wala po niyan sa Bible. Kaya nga, unbiblical yung blood transfusion. Nalito si Sir Fernan, sabi niya, unbiblical daw po yung ano, yung blood transfusion. Di po, ang tinitindigan niyo, Sir, it is biblical. Ako, ang tindig ko, unbiblical. It is unbiblical because maliwanag sa Acts 15:29, hindi bawal kumain. Hindi. Umiiwas. It is a general term to abstain, lumayo, umiiwas, wag kainin. Kaya pag tinanong kita kanina, kasama ba yung pag-inom doon? Hindi rin. Nakita mo, hindi espesipikong bawal uminom doon, pero alam mo na hindi dapat inumin. Bakit? Eh, nakalagay umiiwas eh. Mahirap bang intindihin yon para sa mga kaibigan namin na nandito? And yung sinasabi nila, if it is necessary, wala nga pong ganong sitwasyon in medicine na if it is necessary, blood lang ang makapagliligtas. O eto tanong, yung bang mga namatay na saksi because hindi nagpa-blood transfusion, mabubuhay ba sila kung sila'y blood transfuse? No! Mas lalo ngang lalala. That's the point of the medicine ng mga doktor. Yung mga yon talagang hindi makakaligtas yun kahit i-blood transfusion. Hindi sila namatay because they abstain from blood. No! Hindi sila namatay dahil doon. Yun na nga sinasabi, oh. These opinions are flawed because they ignore the fact that avoiding blood transfusion does not mean that someone is going to lose in life, his life. In fact, when you look at the facts regarding the dangers involved in accepting blood, the hundreds of thousands of deaths and millions of serious injuries which have been caused by blood transfusion. Oh, Sir Fernan, nako, sabi ko sa'yo, huwag ka magpa-blood transfusion kung mahal mo ang pamilya mo. Because unang-una, bawal sa Biblia yan. Oh, pangalawa, dangerous. Alam ng Diyos to. Alam ng Diyos to kahit nung ipinasulat niya ang Acts 15:29. Holy Spirit ang nagdikta niyan. At alam ng Diyos sa mga huling araw, gagamitin sa mali ang blood. Kagaya ng ginagawa ng mga tao ngayon. Anong sabi rito? Milyon-milyon ang namamatay. Yun ang isa-isahin mo, Sir Fernan. Yung wag yung mga namatay na saksi. Kasi yung mga namatay na saksi because hindi nagpa-blood transfusion, mamamatay din yun kahit blood transfusion yun. Dahil mas nakamamatay nga ang blood transfusion eh. Oh, hindi ba mahirap pang unawain yun, Sir Fernan? Ano sabi rito? Then you can conclude that the protection of Jehovah's Witnesses have received because of their obedience far outweighs any risk. Oh, yan. Yan ngayon. Kaya tingnan ninyo, mga kaibigan namin. Ito, may babasahin ako sa inyo, ha? Allegation lang yan eh, nung mga umalis sa saksi na mga naninira. Eh, kinakagat naman ng SDA. Dapat mong kagatin yan. Pag-aralan nyo ang medisina. Ano sabi sa Singapore? Will no blood kill Jehovah's Witnesses? Ayan o. Will no blood kill Jehovah's Witnesses? Ano sabi nila? Kasi ito, yung sinasabi ni Sir Fernando, yung nasa ano na, necessary na. Kasi ang sabi ng mga doktor doon, ay hindi pag hindi sinalinan yan, mamamatay yan. Oh, anong sabi dito? Conclusion nila. Ayan o, sabi. The rapid advance of technology has allowed some hospitals in open so-called bloodless surgery to their patient. Ayan. The bloodless surgical techniques vary depends on the type of the operation, but includes efficient heart lung bypass machine. Oh, at iba-iba pa. Sabi rito, nirekomenda nila, lahat nga ng ospital dapat bloodless na eh. Oh. Yan ang ano ngayon, yan ang bago. Yan ang bago. At bago pa ito lumabas, na-protection na ang mga saksi ni Jehovah. Pati ang mga Kristiyano noon, sa kalokohan na ginagawa nila sa blood, iniinom para daw gumaling. Bloodletting. Si Washington namatay because of bloodletting. Oh, eh yung bloodletting, alam nyo po, ang nag-supersede dyan, ang sabi, yung blood transfusion. Oh, kaya yung history niyang blood transfusion, ang dami ng pinatay niyan hanggang ngayon maraming pinapatayan. Oh, kung hindi ka susunod sa batas ng Diyos, kasama ka sa papatayin niyan. Oh, kaya yung sinasabi ni Sir Fernan, paano kung wala nang ganoon, sir? Walang ganoon sa medicine. Lahat na pwede nang gawin kahit walang dugo. At kung, sabi nga natin, kung sa mga pagkakataon walang capable na doctors, will you? Yun ang tanong diyan. Will you violate God's law because of your life? Ah, hindi ka tunay na Kristiyano dyan.
Ngayon, ang ipipilit nila, walang batas sa pagsasali ng dugo. Natural, wala nga pagsasali na word eh, blood transfusion eh. But the principle is there, abstain, abstain from blood. Blood of animals, blood of people, yan ang nakalagay. Haimatos. Oh. Eh, ito ngayon, maliwanag sa atin, di ba? Ang pagtanggi ng mga saksi ni Jehovah, ang the best medical practice. O, babalik ko yung tanong, kung totoong mahal mo ang pamilya mo, alin ang ibibigay mo? Yung the best or yung dangerous? Para sa lahat ng nakikinig dyan, o, magtanong kayo sa doktor, huwag kayong oo ng oo sa blood transfusion. Because number one, it will kill you more. Number two, you violate God's word. Yan po ang pinakamaliwanag sa pag-uusap na ito. Time na po, okay time na po, sir. So dito po so dito po nagtatapos ang conclusion ng ating first speaker sa hapong ito, mga kaibigan. So sino po yung ating mag-a-announce muna tayo ng nanalo, ano? Sino yung nanalo sa ating Lord bago tayo official na magtapos sa debate? Nalilang sa iyo yung moderator. admin, yung nanalo po sa Lord, ating i-announce. Pag-i-send naman sa ating GC. Bago sa ating official na pagtatapos. So, shout out dyan sa mga nanood. Ano? Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga comment, negative man yan o positive. Maraming salamat sa inyo. At pangan nyo po, amin ang dalawang mapalad na nanalo ng 100 peso load sa hapong ito. So, abangan nyo po mamaya, alas 8, mag-umpisa po tayo ang maglalaban, Edwin Nacionales versus Kasuto ng INC. Napakagandang laban din po ito. Abangan nyo po, mga kapitid. Alas 8 po, mag-uumpisa ang ating debate, pagitan ng MCGI at INC. Umaati ka buong laban po ito at talagang natitiyak natin na napakaganda. Panoorin niyo po. So, ayun. Okay. Saan? Ala, ako at, na. Ang pangalan mo. Oh, ang pangalawang pa ang pangalawang winner. Wow! So, kilala mo sir, kilala mo? Wow! Mga kaibigan, ito na po yung nanalo. I-announce na po natin sa hapong ito. Ang una po na nanalo ng 100 piso na load, no? Ay si Marlene. Marlene daw po ang nakalagay sa kanyang pangalan lang. Walang apelyido yata. So Marlene, ha? Ikaw po ang nanalo ng 100 piso load sa hapong ito. At ang second winner po, sa hapong ito, si Rani Peralta. Brother Rani, ikaw po ang nanalo, ano? Ayan, no, nakita ko, Defenders of Pito Pisa lang kanyang itinay. So, isa po itong GW, kapatid, ang nanalo. So, salamat sa inyong pagsubaybay at katulad po ng aming nasabi, nabit kami ng 4,000 subscribers, cellphone naman po ang aming ipamimigay dito sa aming live. So mga kaibigan, tapusin ko na yung ano, brother, yung debate. Yes. Mauna na si Sir Ternan para kukunin ko na yung huling pagkakataon, Sir Ternan. Okay, ako po ay nagpapunit pa lang pasasalamat, brother Godfeeder Mar. Ah, okay. Kala ko ako na. Ayun, brother. Okay, so... Salamat ni brother. Oo. Godfeeder. Salamat po, unang-una. Nakiling ka pa salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat nahayag sa hapong ito ang katotohanan at ang audience na ang bahalang magpasya, maglimi-limi ano ho, sa naging pag-aaral ngayon. Pinasasalamatan ko rin bukod sa ating Panginoon, ang ating pong platform, ang Defenders of Faith Official. So, salamat po
sa buong kawanian ng programang ito sa ating mausay na moderator. Ano ho? At siyempre sa akin pong iginagalang ano ho at tinitingalang Jehovah Witness debater na ako ay kanyang pinagbigyan na siya ay aking masilayan. Nai-inlove tuloy ako sa iyo, partner. Magandang lalaki pala yung narinig ko lang na boses. Ayan, so saludo ako sa iyo at sa lahat po ng Jehovah Witness dyan sa comment section ay maraming salamat po. Ito po ay walang personalan, intellectual lamang. Okay, sundan niyo rin po ako sa aking YouTube channel. Sa type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po ang programang Back to the Fruit Ministry. Ayan, open din po kami. Meron kaming live every Sunday sa platform naman ng Ask o Ayon sa Kasulatan, Sunday, 4 p.m. to 6 p.m. at Martes at Webes, ganap na alas 8 hanggang alas 9. Ayun. At buong pagpapasalamat at taus-puso po ang aking pong tawag dito, ang pag-aabot sa kamay ng ating pong kaibigang si Lemar. Ano ho, na siya po ay aking nakadaupang palad sa isang napakagandang discussion ito. Oh, kapatid na Lemar, thank you. Sana hindi ito yung huli. Bawi mo sinabi mo. Okay, so mga kapatid, maraming salamat sa inyo at purihin ang Panginoon. Okay, okay, maraming salamat, Brother Fernando. Okay, dadako naman po tayo sa isang minuto naman na pasalamat ni Brother Lemar. Brother Lemar, go ahead. Okay, so maraming salamat ulit sa mga sumuport dyan sa comment section. At gusto kong kunin yung pagkakataon na ito na sabihin na, alam naman ni Sir Fernan yan, tsaka nung mga admin, na ito na po yung huling debate ni Godfather Lemar. Wala na po kasing dahilan para lumaban si Godfather. Unang-una, wala na po si Mr. Soriano, Eli Soriano. Yun naman pong mga manggagawa ni Mr. Eli Soriano, hindi naman papasok sa platform na ito para matumanggap ng challenge. Eh, ang Iglesia ni Cristo po, si Ka Michael Sandoval, tsaka si Ramil Parva, hindi rin naman daw papasok sa ganitong uri ng platform. So, wala na, di ba? Nakaharap ko na yung pinakamahuhusay sa Debaters Convention at Defenders of Faith. Si JC Panganiban na iginagalang ng mga INC, no? Bagaman hindi siya ministro, isa sa pinakamahusay na debater yan. Si Sir Ferdinand Sustento ng End Time Believer, nire-respect yan. Si Sir Alvin Gitamundok ng RCC na Chief Apologist, isa sa pinakamahusay na yan. Si Sispo, attorney ni Satanas, nakausap ko na rin yan. At eto, yung huli, kung hindi man si Sir Fernando Camacho ang pinakamahusay sa SDA, masasabi kong isa siya sa pinakamahusay. Nakausap ko na, di ba? And unfortunately, wala namang nanalo sa kanila sa akin dito. Para saan tayo yung paglabang ko? Pero kidding aside, maraming salamat po sa Defenders of Faith at Admin, sa Debaters Convention Admin, maraming salamat po sa inyo. Ayan nga, kay Sir Fernan, maraming salamat sa Maginoo. Kaya nga napili ko si Sir Fernan kasi alam kong it will be educational and it will be a respectful and professional debate. At sa mga kapatid namin na sumuporta sa comment section, maraming salamat sa mga SDA at iba pa na nakikinig. Salamat din po sa inyo. At sana lahat tayo ay patuloy sa pag-aaral ng Biblia. Magandang gabi po at magandang araw sa lahat. Okay, dyan po nagtatapos ang final na pasasalamat ng ating dalawang panig. So mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang debate. Official na po nating tinatapos. This is Admin Ernie, Defenders of Faith, Official, we're out.